Inom lang po ako, Sir Manuelito. Magandang hapon po sa ating lahat. It's Thursday today. Welcome sa episode 9 ng OKKK Tambayan! Online kausayan para sa karapatan ng kabataan tambayan. Ako po ulit si Kuya Sig. Nagbabalik. Samahan niyo po kami ngayong hapon na ito. Episode 9 na po tayo. So ang ganda na ang dami na nating natutunan for the past 8 episodes ng OKKK Tambayan. At ngayong episode 9, may bago kaming handog sa inyo. Pero alam natin na every Thursday, marami tayong natututunan. Every Thursday, marami tayong napagninilayan tungkol sa ating karapatan bilang kabataan at syempre sa mga bago nating mga crafts and arts na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay at pagpapalakas ng ating mga sarili. Ito rin ay paraan para makipagkapwa tayo ng mas maayos sa ating mga kaibigan, mga magulang, kapatid, pinsan, mga guro, at kung sino-sino pang makakasalamuhan natin sa mga susunod na araw ng ating buhay. Samahan niyo po kami sa episode 9 ng OKKK Tambayan, natin sa atin ng DepEd DRRMS. Huwag po natin kakalimutan i-like at i-share ang Facebook page ng DepEd Philippines. Maraming salamat po. At bilang panimula, ito ang ating mga paalala. Pag tayo po ay may katanungan o may nais po tayong sabihin, i-comment sa ating Facebook Live, meron po tayong chat function dyan sa may baba. At kung tayo magtatanong, pakilagay po ang ating pangalan, ang pangalan ng ating school, at syempre yung ating tanong. Meron din po tayong evaluation form. Malaking tulong po ito para napapaganda natin yung mga susunod pang episodes ng OKKK Tambayan. At makikita yung evaluation form po na ito, yung mga sasagot nito ay magkakaroon or makaka-receive ng Certificate of Participation. I-email po ito sa inyo ng September ng DepEd. Every Thursday, 4 o'clock p.m., hanggang August 2020 po tayo. So,
ilang episodes na lang, pero sana samahan nyo kami, patuloy nyong suportahan ang programa na ito every Thursday. OKKK Tambayan. Maraming maraming salamat po. Ngayon, nakikita natin ngayon ang art-based activity natin ay music and lyrics. Interesting ang mangyayari ngayong hapon, kaya bago tayo pumunta sa meat of the discussion, bigyang pugay muna natin ang mga katambayers natin na nagpadala ng kanilang mga takdang aralin. Ayan. Sa dami po na nagpasa, ito po yung ma-feature ngayong hapon na ito. Mula sa Divisoria High School, pasok! Ang liwanag ng kinabukasan ay nasa kamay daw ng kabataan. Ngayon, mula sa Batangas Province High School for Culture and Arts, Cheska Maramot. Pasok! Maraming salamat kay Cheska Maramot. Next tayo. Mula kay John Vincent Pulido ng Divisoria High School, SDO, Santiago City. Yan, nagpakita po siya ng vision board timeline. Mula 2003 hanggang 2020. Yan. Kay Austin Castillo Isidro, from Isidro National High School, SDO, Makati. Isa ring vision board. Ayan, sa kanya naman nag-start ng 2017 yung ginawa niya ng vision board. Wow! Gumawa talaga siya sa illustration board. Mula kay Josh Gabriel Nalitan, Alae National High School, Division of Bukidnon. Maraming maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang takdang aralin. Kitang-kita po natin dito na apply kagad nila yung mga tinuro ni
Ate Kare. At syempre, yung sinabi ni Ate Jelay na paglikha ng vision board para mas makatulong sa pag-envision ano ba yung mga gusto natin gawin sa ating buhay at ano ba yung mga napagtagumpayan na natin sa mga ilang chapters na ng life natin. Okay? Episode 9 po tayo ng OKKK Tambayan. Kasama din po natin si Ate Amy at si Ate KZ na nagtatawid ng ating mga kwentuhan dito sa OKKK Tambayan sa ating mga kapatid sa deaf community. Eh maraming salamat po sa lagi niyong pagsama sa amin. Okay? Ayan, bilang pagbungad na mensahe, ating tawagin ang ating nag-iisang ka-Berks, katambayer, Director Ronilda Arco, Director 4 ng DepEd DRRMS. Director Ronnie, hi! Hello, Sig! Magandang hapon, mga ka-Berks, mga katambayers, no? Welcome ulit sa ating, of course, every Thursday na OKKK Tambayan. Ayan. So ngayon naman, larangan ng sining ng musika naman tayo ngayon. Okay? Pero bago yon, tayo ay meron din na lagi, no? May kaakibat na karapatan na ating idunudugtong sa ating mga arts-based activities, no? At ngayon, ang karapatan ng kaligtasan ng buhay, survival. Basic po ito, ha? Basic na rights ng mga bata, the right to survival. So ngayon, ito naman ang ating topic, no? Mula sa ating mga kaibigan, UNICEF, at meron din tayo sa Cultural Center of the Philippines kasama sila si Chaan. So I hope this afternoon nananatili at sana July na, no? Mga lahati na tayo ng July. Sana ano pa rin kayo dyan, maaliwalas. I hope that mula noon, no, mga ka-Berks, no, ay unti-unti napipick up nyo ang sarili nyo, no, dito sa ating mga challenges ng pandemya. Kasi nung una siguro parang wala pa, tapos sa middle, nararamdaman na natin ang epekto at lahat, di ba? But I hope nakaka-apat na buwan na tayo. Sana nakakatulong ang ating ginagawa kada linggo sa inyong aliwalas, no? Kaaliwasan ng ating isip, ng ating mga damdamin at kalooban. So, hindi na ako magtatagal para sana ay marami tayong matutunan. Ako kasi gustong-gusto ko rin ang music, no? Yung music hindi mahilig sa akin, medyo sintonado ako. Pero that's one of the things I use actually to calm down myself, no? Yung musika, no? Yan yung aking pang-psychosocial, support sa sarili ko pag na-stress din. So, take it away, JK, and good afternoon, mga ka-Berks at mga katambayan. Okay, enjoy! Thank you, Direk Ronnie. Ayan, so, tawag dito. Ayan, so, ang ating katambayers, Direk Ronnie, maraming salamat po. At nagbabalik mula episode 1 hanggang episode 9. Kasama pa rin natin ngayon, Kuya Brian, para sa pakikiramdam. Kuya Brian? Hello po, Kuya Sig. Hi. Ayan. Sige, i-share ko lang yung aking naihandang presentation para sa hapon na ito. So magandang hapon po sa lahat. Buenos tardes, maayong hapon sa tanan, no? Ang ating topic or ating paksa ngayong hapon ay tungkol sa kaligtasan ng buhay or yung survival. So karapatan ng kabataan sa kaligtasan ng buhay. At yung pamagat ng aking presentation ay pagbangon. Okay, so ano ba ito? Okay? Alam niyo kasi, 'di ba, may mga problema tayo bilang tao, bilang mga kabataan, may mga problema, banta, trauma, trahedya o stress tayong kinakaharap na maaaring magdulot ng matinding hamon sa ating buhay. Halimbawa, kung may mga disaster na nangyayari, kung may gera sa ating lugar, or yung nangyayari ngayon, yung pandemya, no? yung COVID. So isa itong matinding hamon sa ating buhay bilang tao at bilang mga kabataan.
Kung kaya't, no, mahalaga ang pagbangon mula sa mga hamon na ito. So may karapatan, tandaan natin, may karapatan tayong mabigyan ng pagkakataon na makabangon at mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Okay? So, paano ba tayo bumabangon mula sa mga hamon ng buhay? So, may tatlong paraan akong ibabahagi tungkol sa pagbangon. At tingnan natin kung nagawa na ba natin 'to sa ating buhay. Okay? Yung una ay may mga nakakabangon mula sa problema, ngunit kadalasan ay walang paghilom o yung tinatawag na survive. Yung nagsusurvive lang tayo. Okay? Halimbawa, nalalagpasan lang natin yung problema, no? Pero may mga bumabagabag pa rin sa ating isip. So yun yung unang paraan ng pagbangon. Yung pangalawang paraan ng pagbangon ay yung tinatawag na recover, or may mga nakakabangon pero bumabalik pa rin sa dati. Halimbawa, yung mga panandali ang solusyon sa problema natin pero hindi naman tinutukoy yung ugat or yung root cause ng problema. Halimbawa dito ay kung masakit yung ulo natin, 'di ba? Umiinom tayo ng gamot, ng paracetamol para mawala yung sakit ng ulo. So, gumagaling naman, pero kung paulit-ulit na yung sakit ng ulo natin at inom pa rin tayo ng inom para maibsan pansamantala yung sakit ng ulo, baka kailangan ng magpatingin tayo sa doktor dahil baka mas malalim na problema sa ating pangangatawan. Okay? Minsan, hindi rin ito nakikita dahil hindi naman ito physical, at yun ay yung tinatawag na kailangan nating tugunin. Tugunan yung ating mental health. No? So, minsan nakaka-recover lang tayo pero bumabalik pa rin tayo sa dati. Yung pangatlong paraan ng pagbangon ay yun yung naisusulong at napagtagumpayan ang buhay sa pamamagitan ng pagbabago sa kaisipan o kamulatan bilang pagtugon sa problema, banta o hamon. Nababago ang focus sa mga prioridad na nagpapalakas sa atin bilang tao. So yung tinatawag na thrive, or yung nakakapag-adapt tayo sa situation. No, tulad ngayon, no, may pandemyang nangyayari, no, mas madalas tayong naguhugas ng kamay, mas gumagamit tayo ng mask, hindi tayo lumalabas sa mga bahay natin. So naging parte na siya ng buhay natin dahil inayos natin, binago natin yung ating pamamaraan, yung ating kaisipan ukol sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao na kailangan dapat may mask palagi at bawal muna yung physical na contact na tinatawag. So yun yung pangatlong paraan ng pagbangon. At bilang pagbangon din, may tatlong yugto ng pagbangon. So una, may tatlong paraan. Ngayon, may tatlong yugto ng pagbangon. Okay? Una, ano sa tingin nyo? Ito ay pag-unawa. Yung unang yugto ng pagbangon ay pag-unawa na nailalarawan bilang paggugol ng oras, lakas, at gawain sa pangangalap ng impormasyon, pagsasaliksik, at pag-aaral ng higit pa tungkol sa sitwasyon na iyong kinakaharap, at paggugol ng oras upang tunay na maunawaan ang higit pa tungkol sa iyong karanasan. So inaalam natin at inuunawa yung ating sitwasyon. No, tulad ngayon, sa pandemya, inaalam natin ano ba yung COVID? Ano ba yung mga dapat kong gawin, no, sa sitwasyon ko ngayon para ako ay hindi mahawa sa sakit? So yun yung unang yugto. Yung pangalawang yugto ay, ano nakikita nyo? Diba? Para siyang nagyoyoga, no? Ito ay tinatawag na pamamahala.
ang yugto ng pamamahala ay nailalarawan bilang paggugol ng oras at lakas sa pag-aaral ng mga bagong pamamaraan, pagsisimula at pagsasanay ng mga bagong pag-uugali at pagsubok ng mga bagong diskarte. Halimbawa, sa panahon ngayon, no, kailangan na malakas yung ating resistensya. Kung kaya't, no, isang paraan ng pamamahala ay tayo ay kumakain ng mga masusustansyang pagkain, no? Umiinom tayo ng vitamins, nag-e-ehersisyo tayo sa bahay, okay? Pinapalawak natin yung ating kaalaman tungkol sa COVID, no? At syempre, dahil hindi natin nakakausap yung ating mga kaibigan at kapamilya ng madalas, so nandiyan din yung support na tinatawag na tinatawagan natin sila, kinakausap natin sila para, no, para sa ating mental health din. Okay? Para hindi rin tayo malungkot, no? So yun yung isang paraan ng pamamahala ng ating pagbangon. At yung pangatlo ay yun yung tinatawag na, sa tingin nyo, pagsibol. No? Ang yugto ng pagsibol ay nailalarawan bilang paggugol ng oras, enerhiya at mga gawain na muling tukuyin kung ano ang mahalaga sa buhay. Kinikilala ang mga benepisyo mula sa pagharap sa mga mahihirap na sitwasyon at pagbibigay halaga sa positibong aspeto ng buhay. Dito inaalam natin yung ating mga purpose, no? Yung ating mga mithiin, yung ating mga goals, no? Yung pagbalik sa mga basic at positive na aspects ng buhay natin. Ano yung mga mahalaga? Halimbawa, mahalaga pa rin na tayo ay matututo kung kaya't nandito tayo sa OKKK Tambayan at natututo tayo tungkol sa mga bagay na mahalaga sa panahon ngayon at sa ating mga karanasan sa panahon ng pandemya. So yun. Tulad ng nasa larawan, alam niyo yung mga kawayan, no? Simbolo sila ng katatagan, ng pagbangon. Dahil kung naoobserbahan niyo, 'di ba, kahit anong lakas ng hangin na tumatama sa kawayan, hindi sila natitinag, hindi sila nasisira, no? Sila ay sumasayaw sa hangin at bumabagon pa rin, nagiging matatag, no? At buo pa rin sila. Okay? So tandaan, ang pagbangon natin ay isang kalakasan na mapapabuti natin ang ating buhay. Naintindihan ba? So yun lang po para sa aspeto ng pagbangon. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat. Virtual palakbakan para kay Kuya Brian. Kuya Brian, maraming salamat sa lagi niyong pag-share sa amin ng inyong kaalaman at pagpapalalim din tungkol sa mga karapatan nating mga kabataan. Nakasama natin si Kuya Brian mula episode 1 ng OKKK Tambayan at patuloy natin siyang makakasama sa mga natitira pang episodes natin hanggang August. Samahan niyo po kami every Thursday, 4 to 5.30, minsan nag-extend dito sa online kausayan para sa karapatan ng kabataan Tambayan. At ang ating art-based activity ngayon ay tungkol sa music and lyrics. Kaya naman, tinatawagan natin ang ating bagong ka-bricks, katambayer, Ate Erica and Ate Teresa, mga artists na kaibigan. Pasok! Hi! 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 Narinig ba to? Okay? Narinig tayo. 1, 2, 3, go! Kanina lang namin yung ginawa. Alo, ayan. Magandang tanghali hapon. Hapon sa lahat. Ako si Ate Teresa. Ay! Ano yung pangalan ko? Super excited ako. Ako si Ate Erica at siya si Ate Teresa! Ayan. Sobrang excited ko. Mag-share lang ako ng ating whiteboard. Hello. Okay. Ano pag-usapan natin? Music and lyrics. Yes. Nakikita niyo ba yung notepad? Nakikita ang notepad natin. Right. Sige, technology.
Okay. Ngayon, yes, so kagaya nga ng sinabi ni Kuya Sig, ang art-based activity natin ngayong hapon ay music and lyrics. I'm sure alam niyo na at familiar na tayo lahat kung ano ang music at lyrics. So, susubukan nating palalimin. Sa loob ng 30 minuto, palalimin ang pangunawa natin sa music at lyrics. Okay, so sisimula ko na. Ano ba ang lyrics? Pwede kayong mag-participate ha sa chat natin. Oh, then gusto ko din maintindihan yan eh. Pwede kayong makiambag ng sagot yan. Okay. So ang lyrics ay obviously, ang lyrics ay ang mga salita sa kanta. Ito yung kung ang mga aktor ay merong script, ito ang script sa isang kanta or ang script ng isang singer. Yan. Text, no? Text. Bale ang text. Pero later on, mapapansin natin na ang lyrics ay hindi kailangang salita na nagme-make sense o salitang nasa dictionary. Ah, alam niyo yan? I'm sure alam niyo yan, yung mga K-pop songs. Parang diba? Bumbaya. Oh, yan. Yeah. Yung example ko, yung mga badabim, badaboom, mga ganong lyrics, diba? Oh, yeah. Technically, hindi siya word, hindi siya salita. Pero, pwede siyang gamiting lyrics. La-la-la-la, na-na-na-na, mga ganyan. A 90s, very 90s songs, yung mga ganon. Magpapahingin ako ng pasensya ngayon pa lang dahil ang mga references ko ay luma na. Hindi ako familiar sa ating, sa mga kanta ngayon. Kabataan. Mga kabataan. Yes, so, yes. Suporta na lang po sa chat. Maraming salamat. Nawawala lang yung chat box ko. Anyway, okay. So, balik tayo sa lyrics. Ngayon, kung ang lyrics ang salita sa isang kanta, ano bang ginagawa ng lyrics? Or anong maaaring gawin ng mga salita sa isang kanta? Ba? Unang-una, ang lyrics ng isang kanta ay nagkukwento or maaaring nagkukwento. Halimbawa, ang naisip kong, hindi na nga to bago eh. Taylor Swift, Love Story. Diba? Love story siya. So, nagsimula sa magkaaway ang pamilya, malungkot siya, at nagtapos sa ikakasal na sila. So, sa loob ng isang kanta, nakapagkwento siya ng isang fairy tale ba yon? I don't know. Yeah. Ano naman, parang passage of time? Yon, may passage of time. Kung 3 minuto lang ang isang kanta, yon, 3 minuto, nakapagkwento siya. Yeah. Next, sunod, ang lyrics ay maaring makapag-inspire o makapag-encourage. Inspire o hikayat ng mga tao, ng mga nakikinig. Maaring makapag-empower. Diba? Usong-uso yung kapag sa mga foundation day or magtulungan tayo. Diba? Mga ganyan, mga kantang ganyan. Yun. Pangatlo, ang lyrics, ang mga salita sa isang kanta ay maaring makapag-insight or makakuha, makapagpalabas ng emosyon o pakiramdam sa nakikinig. Diba, madalas, hindi ka naman malungkot, pero pag nakinig ka ng kanta, tas inintindi mo yung lyrics niya or yung mga salita niya, parang, ay, nalungkot ako. Yun. Kailangan din nating, pwede, posible ding mangyari na yung lyrics ay taliwas sa pakiramdam ng music ng kanta. So, masaya yung kanta, masaya yung tunog, pero malungkot yung lyrics. So, ayun. So, nawala tayo. Ayan, okay. Nawala kami. Nagulat ako. Ayan. Again, so as I was saying, pwedeng yung tunog ay masaya, very upbeat, pero yung lyrics o yung kinukwento niya ay malungkot. So, parang masaya, pero malungkot. Anong emosyon yung maaring maipalabas nung lyrics sa pamamagitan ng pagsabi niya nung mga salitang iyon? Yan. Kung may mga tanong kayo, I think pwede namang mag-chat, no? Kuya Sig, pa-assist na lang sa mga nag-chat kasi nawala yung chat box ko. Ayan. Okay, so yon. Alam na natin kung ano ang lyrics at kung ano ang maaring gawin ng lyrics. Sunod, ano ba ang 3 elementong meron ang lyrics? Madaming elements ang lyrics, pero para sa hapong ito, magbibigay lang ako ng 3, di ba? So, una ay obviously mga salita or words. Type natin yan. One, words. Salita.
Okay. Oops, double S. Salita. Yeah. Number two, rhyme. Rhyme or tugma. Kagaya sa tula, di ba? Sa tula, merong gumagamit ng mga tugma. Ganoon din sa kanta. Pero, maaring, mapapansin nyo sa ibang kanta, maaring wala namang tugma, pero nagiging kanta pa din siya. Yes. Ma-observe natin later. O kahit kayo, kapag nakikinig kayo ng kanta, tingnan nyo kung nagtutugma ba yung words niya or hindi naman, pero masarap pa rin pakinggan. Ganun. At pangatlo ay meaning or kahulugan. So syempre, yung mga kanta, ang isang set of lyrics, ang lyrics ng mga kanta ay mayroong sinasabi. Pwedeng kasing simple ng ano ba yung kanta ng Apple Pen? Pangit na reference ko, pasensya. 'Di ba? Pineapple Pen. Technically, wala naman siyang coherence. Wala siyang coherence, pero meron siyang nai-insight na something, kung joy man siya or laughter. Parang exciting. Parang exciting. Hindi ko naiintindihan pero parang gusto ko siyang kantahin. Oo. So kahit pa paano, yung lyrics niya may kahulugan. Yung pagiging incoherent ng lyrics niya ay may kahulugan. Amazing, di ba? At least ako na-amaze. Pero apart from that, ano ba yung mga common themes na dinidiscuss na lyrics? So magbibigay akong tatlo. For example, una, yes, alam natin to guys, lalo na mga Pilipino, I love, or pag-ibig, pagmamahal, di ba? I think this is the most common topic. Lyric or topic ng isang kanta, ng lyrics ng kanta, pagmamahal. Hindi lang basta romantic love, pwedeng pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa alagang pusa o aso, or sa pagkain. Ano, basta pagmamahal, ayan. Yon, pagmamahal. Next, I... Coming of age. Sana marunong ako mag-type, no? Coming of age. Coming of age or sa pagtanda. Mula ang usually kanta to ng mga nagre-reminis ng kabataan, tas kung ano na sila ngayon. Wala akong maisip na example nito na alam ninyo. Pwede rin, hindi naman coming of age example. Sana nga ba? Ayan, meron pa yun. Sana nga bang barkada ngayon? Yan. Sana alam ba ng mga not necessarily come participants yung, natin. Pero lahat ng may kinalaman sa pagkabataan hanggang pagtanda, pag-aalala sa nakaraan sa kabataan. Ganon. Yun. Pangatlo, ang isang pangatlong klase ng themes na common nating naririnig sa mga kanta ay angst. Yes. So especially sa teenagers, alam na alam niyo yan, angst. Teenage angst, galit, teenage rebellion, mga hinanakit sa mundo. Yan. At normal to. At normal siya kasi pag teenagers tao tayo, madami tayong nararamdaman. Hindi lang kailangan teenager. Pero bilang audience natin ay teenagers. Yes. I'm sure may alam kayo. Chat na. Gusto ko ding may matutunan ngayong hapon na to. So, mag-chat nga kayo ng mga titles ng mga kanta na may na ganito ang theme para naman may matutunan sila at Erica at Ate Teresa. Yan. Okay. So alam na natin, kung ano ang lyrics, anong nagagawa niya at ano yung mga elemento niya. Ilan sa mga elemento niya. Ngayon naman, pag inilapat na siya sa kanta, hindi lang sana or typically hindi lang basta-basta nakalatag yung kwento mo. Nakalatag lang yung mga salita. Mas effective siguro or mas effective kadalasan kung mayroong graph or mayroong nangyayaring paglalakbay sa isang kanta. So gagamitin ko na example ko kanina. Love Story ni Taylor Swift. Yun nga, ang paglalakbay nun sa simula, malungkot siya kasi magkaaway yung pamilya nila, hindi siya pinapayagang magjowa. Yun, tapos malungkot, down na down siya, ganyan. Tapos pagdating sa gitna, ay ang bugso ng damdamin, ang pagko-confess ng pagmamahal, ng ang pagsumpa na kahit na ganito tayo, kahit pinaghiwalay tayo, ito pa rin ang pagmamahal ko sa'yo, ganito pa din. Tapos, natapos sa masaya dahil ikakasal na sila.
So may beginning, middle, end. Nagkaroon ng graph or arko yung lyrics ng kanta. Yes. So masaya pag ganun yung lyrics ng kanta natin. Sige, magbibigay ako ng examples. Isang example ng lyrics na wala naman tugma, parang incoherent, hindi naman exactly, parang incoherent, at meron ding graph, may arc. Ang sayo nito example na to. And I'm sure alam nyo to. Yung Bawal Lumabas ni Kim Chu, di ba? Parang... Gusto ko yun, promise. Ako din, gusto ko siya. Dahil nagsimula lang siya sa isang rambling ng isang tao. Angst. Well, valid naman yung angst na, no? So, nagra-rumble lang siya, nagra-rant siya. Nag-explain niya. Nagpapaliwanag, pero hindi niya ma-articulate ng maayos yung sinasabi niya dahil sa bugso ng damdamin niya. Pero, naging lyrics ng kanta. Diba? Papansin niyo, hindi naman ganun ang rhyme. Hindi din siya parang walang beginning, middle, end. Pero nung kinanta siya, nung nilapat siya sa music, may journey, may napinagdaanan yung lyrics, yung kanta. Yon. So yon, take note niyo lang yan dahil gagamitin natin yan mamaya sa ating actual activity. Ngayon, punta naman tayo kay Ate Teresa para i-discuss kung ano naman ang music sa kanta. Yes, diba? Yes, kasi yes. Iba ang music sa walang lyrics. Okay. So ngayon, punta tayo sa music, no? Manggagaling tayo dun sa example mong Bawal Lumabas. Nung simula siya na, nag-explain lang si Kim Chu ng ito, hindi ko memory si lyrics, no? Nag-explain siya at ulitin mo yung sinabi ni Ate Erica na hindi niya, alam kung paano sasabihin niya, basta sinabi lang niya, magulo, pero suddenly, nagkaroon ng somehow coherence din. At naging kanta siya. Paano siya naging kanta? Simple lang. Nilagyan ng music. Diba? So dahil nagkaroon ng music, naging kanta siya. At yung text ay naging hindi lang siya basta-bastang salita, kundi lyrics. Yeah? Okay. So, pahina? Okay, sige dito tayo. Ano bang ginagawa ng music? Okay. Sige. Una, at ito yung pinakamahalaga, ang music sa kanta ay nagbibigay ng suporta sa teksto. Lyrics. Okay. So, ganun din siya. Sabihin ko na rin pangalawa, ang music ay nagbibigay din ng pakiramdam, nagpaparamdam din siya. So, mag-related yung dalawang yun. So, una, may mga kompositor na gusto nila may lyrics muna, nabubuo muna yung lyrics bago nila lapatan ng music. Meron ding iba na may music na sila, lalapatan naman ng text, di ba? Pero ang sinasabi ko is, dapat ang kompositor din ay may binabasa yung lyrics at iniintindi kung ano yung gustong sabihin ng text. Kasi pwedeng... True enough, pwedeng tungkol ba to sa galit? At pwede rin ang music ay parang nagagalit. Pwedeng ganun. So, may binibigay na pakiramdam. O pwede rin, ano yun, yung kay Kim Chu, nag-rant siya, pero suddenly, yung music ay parang R&B or smooth jazz, hip, or pwede rin siguro mag-hip-hop. May iba siyang binibigay na kahulugan at pakiramdam, di ba? Totoo rin 'yun, sabi ni Ate Erica, 'di ba? Para bang may ang lyrics na nagkukwento mula sa simula hanggang sa huli, may journey na pinupunta, may paglalakbay. At ang music ganun din. Kung halimbawa, hindi ako sobrang familiar din sa example ng Taylor Swift. Pero isang interpretation doon ay sabi mo nga sa simula malungkot. Kaya di ba kung mapapansin nyo yung music, kung alam nyo yung kanta, di ba yung parang mababa lang, malumanay lang yung umpisa, tan-tan-tan-tan-tan-tan, gumagano lang siya. And manipis, eventually? At eventually, palaki ng palaki, badarong boom-boom, tapos malaki na siya, tapos yung masaya na sila, rejoice, lumaki din yung music. YouTube natin lahat yun. Okay. Ayun, so, tingnan nyo, ang simple lang nun, from manipis to malaki,
to makapal. Itong mga simpleng mga salitang to ay nagbibigay ng, kung sabihin mo manipis to makapal, parang namang walang emosyon doon. Pero kapag nilagyan mo ng konteksto ng lyrics, ng text, nagkakaroon ng kahulugan yung manipis at makapal. Maaring yung interpretation niya ay bugso rin ang damdamin na mula sa lungkot, pero ngayon napakasaya na, at naging happy ending. May, ayun sa chat, ayan, para daw my heart will go on. Ayun. Yes. Exactly. Thank you kung sino ka ba. Exactly. Ayan. Grabe lang kung sino ka ba. Emmanuel Rodel. Yes. Ayun. Salamat po sa contribution. Ganda. Halimbawa yung my heart will go on. O, balikan natin. Sabi dito, ano, nagbibigay ng pakiramdam. Di ba? Kung maaalala nyo yung my heart will go on, hindi nyo, halimbawa hindi nyo alam yung lyrics, pero hindi ko siya matugtog ngayon. Tininin, tininin, tininin. Narinig niyo yun? Ang kinakanta ko, tatatatan lang eh. Pero, para ako nagsasalita. May nakita yung, hindi angular yung melody. Kumbaga, hindi siya rap na ta-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 
and sabi nga sa music, eh, lyrical. Yeah? So, dun pa lang sa hagod nung melody na yon, may kahulugan ng kakabit yon, which is, one is, it's about romance, it's about pag-ibig, and sa title pa lang, My Heart Will Go On. Merong naiwan, merong gusto. Ay, wow, naiwan. Merong maglalakbay pa. Yeah. Yun. Yeah. Okay. Tapos yung huli, pag nagwawala na sa CD yun, di ba? Wow! Ang laki na orchestra pakyat na siya. Pakyat. Yeah. So, tandaan nyo, alisin nyo, halimbawa My Heart Will Go On, no? Alisin nyo yung music doon. Ay, sorry. Alisin lyrics. Nyo yung lyrics doon. Pakinggan nyo lang. Pakinggan nyo kung saan, kung paano lumalaki yung music at kung paano lumiliit. Kung, when I say lakit-liit, hindi lang siya tungkol sa volume ng nilakasan at humininaan. Pati yung manipis ba siya? O ang daming instrumento, sabay-sabay. Doon pa lang, may pakiramdam na at wala pang text yon. So, paano pa kapag may text, di ba? Yes, yes. So, again, sabi ko nga, diba, ang music ay nagbibigay ng suporta sa teksto at nagbibigay din ng pakiramdam. Pero ito, pinaka-paborito ko. Sayang hindi ako makapag-gitara kasi meron tayong sinashare. Pero sige, okay lang. Pinaka-paborito kong ginagawa ng music ay nagke-create siya ng komunidad. Yes? Yes! Yes! Ang saya nun. Simple lang. Simple lang. Taon-taon, narinig natin to. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, may isang kanta pero alam mong may kine-create siyang community dahil maraming may alam nito. Yeah. 'Di ba? Even yung Korea, favorite mo. Kill this love. Oh, let's kill this love. Tan 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 tan. Tan. Yeah, yeah. Hindi ko pero 'di ba? Meron sa chat natin, Christmas station IDs. Yes. 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 May recall siya yung mga station IDs tapos suddenly yung station ID ng mga yung mga artista lang kumakanta pero later on yung mga audience na rin. Feeling mo kasali ka sa kanila, ganyan. So may community, merong pagsasalo. Para siyang buffet. Yeah. Parang pagkain na sabay-sabay nating kakainin. Ganun din ang kanta at ang music, no? And lyrics. Ito may example. Yes. Thank you kay Ana Abigail. Yes. Yes. Ang national anthem. Lupang Hinirang. Diba? National anthem. National anthem ang lahat ay sabay-sabay na kakanta. Tatayo. Maglalagay ng kamay sa dibdib. Yes. At sabay-sabay na kanta. Oh.
And ito pa, gusto ko lang i-emphasize to. Alisin niyo yung text ng lupang hinirang. Anong binibigay na pakiramdam? Hindi ko kayang kantahin o ano, pero ganito siya. Di ba, usually ang instrumentation yan. Dan dararan dan dararan dan 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 dararan dan. May marcha siya. Parang yung puso mo sinusuntok sinasabayan, na. Sinasabayan eh. Yung heartbeat, di ba? So, sa, may pakiramdam siya na very obvious. Hindi ko alam yung tamang pakiramdam, pero nationalistic. Pride. May pride. Nakaka, may may mapapataas mo ka talaga. No. Hindi ganyan mo siya kakantahin na parang ang hirap niya kantahin ng mga ganyan. Hindi mo siya kakantahin na. Lalo na pag nandun na tayo sa last part. Na-na-na-na-na. Diba? Saga. So, yun. Ang daming ginagawa ng music sa text. Mabilis lang, no? Basic song structure tayo. Basic lang. Okay? When I say basic song structure, alam nyo na to, siguro hindi lang natin na-redefine. Yung idea ng may intro, may verse, may chorus, may bridge, may outro. Okay? O sige, dun tayo sa intro. Alam naman natin lahat yung intro. Ito ang simula ng kanta. Okay? Again, basic song structure to. Hindi kailangan lahat ng kanta may ganito at hindi kailangan ganito ang pagkakasunod-sunod. Pero may intro. At anong ginagawa ng intro? Technically, pag narinig, dahil nga simula siya ng kanta, dun mo malalaman kung ano yung pakiramdam ng kanta. Pakiramdam. So, tungkol kaya saan tong kantang to. Hindi pa natin alam. Pero dahil sa opening, magkaka-idea na tayo. Malaman mo rin kung mabilis ba to o hindi. Or malay na, mamaya bumilis, di ba? So, then that's the intro. And then you have the verse. Ang mga verso. Kung saan ito ay pagkukwento rin. Dito na pumapasok yung lyrics, yeah, yung text, no? Yung detalye ng detalye kanta. Ng kanta. Yes. Kwento. At usually may verse 1, verse 2, verse 3. Ganun mga ano. Ito na yung pinakamataas na part ng isang kanta. Chorus or coro. Yes. Alam natin lahat yan. Alam na. Ito yung lahat kakanta. Kayo lahat naman! Lahat members. Kayo naman. Lahat tayo. Ito yung highest point at ito yung paulit-ulit na binabalikan sa kanta. Yes? Okay. And again, syempre, babalik pa rin minsan yung verse 2 nga, ganyan, tapos babalik sa chorus, ganyan. And then later on, meron tayong tinatawag na tulay, which is the bridge. Ito na yun. Ang bridge, ang pinakaiba in terms of pakiramdam at tunog sa buong buong kanta. Sa buong kanta. Yeah. Kung ang mga verses ay magkakapareho ng tunog at ang chorus na paulit-ulit ay may isa ring tunog, ang bridge ay ibaba. Yun. So, at anong ginagawa ng bridge? Sabihin na natin, true enough, nagtutulay siya. Nagtutulay from... Nagtatawid. At para bumalik ulit sa chorus. And then, of course, there's the outro. Which is parang, bye-bye, tapos na kami. Parang curtain call nung kanta. Somehow, di ba? Para alam mo nang patapos na. So, ganun yung mga basic, very, very basic na song structures. Marami pa siya actually. Pero, yes. Sana may nakuha kayo. Yes. yun muna. Grabe, okay. YouTube. Endless source of information. Wala akong tinugtog na. Props ko lang. Props siya lang yan. Ngayon, ito na yung fun part. Kanina pa ka-excited dito. Para sa ating activity. So, ano ba ang susubukan nating gumawa ng maikling kanta? Hindi kailangan buo. Pwedeng chorus kung ano lang, pwedeng chorus lang, pwedeng intro lang, kung ano man. Gagamit ang theme na pagbangon, pero hindi lang basta pagbangon, di ba? Diniscuss ni Kuya Brian kanina. Pagbangon ng may paghilom. So, thriving, di ba? Ngayon, gawin nyo guys, kuha kayo ng kahit anong object sa paligid nyo, lapis, notebook, kung ano man ang nasa paligid nyo, na pwede nyo gamiting musical instrument. Yes, sana makasali sa atin si Kuya Sig at si Kuya Brian. Sali kayo. So, kahit ano, kuha lang kayo kahit ano. Ako ay may kalimba. Hindi kailangan musical instrument, guys. Kahit na cellphone, kung gusto nyo ipokpok. Joke lang. Gusto nyo
Pwedeng lamesa. Kahit ano. Yan. Kahit ano. Okay. So, ballpen. Pwedeng-pwede yan. So, kung meron na, ngayon sa chat, pahingi ako ng tulong na inyo, cooperation ninyo. Maggagawa tayo, bubuo tayo ng word bank. Bangko ng mga salita. Word bank. Yan. So, lista tayo ng mga keywords. Let's say, siguro mga 10. 10 keywords na may kinalaman sa pagbangon ng may paghilom. O, meron ang nauna. Ibon. Ay, ganda. Poetic yun, ha? Poetic. Hmm. Sige. O, next. Sino pa? Pagbangon ng may paghilom. Malaya. Okay. O, di ba? Para tayong nag-word association. So, basta may nauna na, may susunod na. O, next. Sino pa? Tulay. Okay. Interesting. Ay, tulya. Sana marunong talaga ako mag-type, no? Kaginhawaan. Sige ako. Katatagan. Wait lang. Kaginhawaan tayo. Sige lang, marami. Kilos. Pag-ibig. Pag-ibig. Kasiyahan, hakbang. Pag-ibig, kasiyahan, hakbang. Liwanag. Liwanag. Try nating ano lang, one word lang. Huwag muna tayong mag-phrases. Liwanag. Okay, siguro pwede na muna tong 10. Ang dami pa, I'm sure marami. Ang dami pa, pero hindi lang naman itong gagawin natin. So ito ang ating word bank sa ngayon. Sige. So, dahil may word bank, di ba yun yung three elements of lyrics kanina? Una, words. Pangalawa ay rhyme. So bawat salitang to, itong 10 salita, parang hirap na iba, iisipin natin ng rhyming word. Okay? Let's say... Ako ate meron na sa ibon. Wait lang. Bibo ka. Apat. Let's say apat na rhyming word per word. Okay, una, number one, ibon. Baon. Sige. Baon. Naghilom. O, sige, ganyan. Baon. Naghilom. Pagutom. Ano pa? Ano pa nagra-rhyme sa ibon? Baon, naghilom, talon. Ay, gusto ko yung talon. Sineryoso mo yung baon? Ako kasi may tugon. Okay. Okay. Guys, kung napapansin nyo, hindi siya perfect rhymes, no? Yung ibon, hindi naman naghilom is ends in letter M. Yung ibon, letter N. Pero sa pandinig, magkatunog sila. So, para sa akin, di naman ako purist, di naman ako super lyricist, sobrang tanggap ko yan. As in, exciting for me yung mga imperfect rhymes. Yes. Okay. Wow, may apat na tayo meron sa ibon. Internal rhyme. Yes, yes, yes. Next, malaya. Mga words na nagra-rhyme sa malaya. Sugapa. Malay, payapa. Payapa daw. Okay, next. Mapagparaya. Diwata, aganda. Madaya. Sa, lalagay ko ba yon? O sige, word bank to eh. Sige. Madaya. Next, tula. Okay, sige. Ilagay natin yan, tula. O, may apat na tayo. Next, tulay. Nag-rhyme sa tulay. Buhay. Okay. Buhay. Kulay. Gulay. Gulay. Yan, gusto ko yung mga yan. Malay. Maggulay. Malay. Alay. Okay. Kasi Pilipino, very ano yan eh. Anong sumunod sa tulay? Ano? Trilay. Okay, last. Okay, number 4. Kaginhawaan. Ay, may advance. Mag-isip. Kapayapaan. Kapayapaan. Kalayaan. Yaan. Kalakasan. Kalakasan. Kalusugan. 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 Okay, next. I think itong tayo, tayo ba to o tayo? Gawin nating mas active. Gawin nating tayo para verb siya. Okay, okay. So tayo ah, as in umakyat. Umangat, tumayo. Lagyan natin ng dito. Yan. Kung tama man yung gamit. Ang hirap. Sige. Ang hirap, kaya ako nag-music. Buo. May samyo? Samyupsal? Samyo. Buo. Payo. Sige, payo. Tuyo. Pagsugpo. Ang ganda. Ang ganda. Dayo. Sige, dayo. Okay. Thank you ha, guys. Next, kilos.
Kilos, buhos. Kilos, buhos. Sige. Ano ba? Buhos, kuskos. Sige, gapos. Gusto ko yung gapos. Agos. Agos. Ganda niyan. Bugkos. Bugkos. Limos. 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 Lagyan natin yung limos. Okay, next. Pag-ibig. Pag-ibig. Next. Tindig. May tindig na ba tayo? Wala pa. Salungan. Ay, sorry. Tindig. Nagpag-chat ako eh. Tindig. Himig. Ganda, himig. Bisig. Sigasig. Okay, ito. Ay, sigasig. Okay. Ay, talaga ako malam sa lyrics. Next, kasiyaha. Kuya Sig. Ang ganda. Kuya Sig. Pwede sa pag-ibig. Ay, sige. Ay. Actually, palitan natin itong kasiyahan kasi meron na tayong kaginhawaan. Ah, okay. So, okay. Maghanap ako dun sa isang mga words kanina na binigay ninyo. Ay, hindi. Ballpen. Hindi. Ang kulit ni Ate Teresa. Kaya inaagam akong pangalan. Ito meron, tagumpay. Sige, lagay natin. Tagumpay. Pamaypay. Tagumpay. Palitan natin. Game. Tagumpay. Mga nag-rhyme sa tagumpay. Balaybay. Ang ganda ng balaybay. Ano ibig sabihin ng balaybay? Laway. Dito kayo. Wagay. Ano, saklay. Ano pong ibig sabihin nung anong pangalan niya? Miss Ana Liza Canuel. Ano pong ibig sabihin ng balaybay? Humpay. Humpay. Ah. Wagayway. Hindi pa siya sumasagot. Sige, sana sumagot siya kasi interesting. Paglalakbay. Paglalakbay. Sige. Paglalakbay. Tibay. Okay. Ganda yan. Tibay. O, next. Hakbang. Mukbang. Sa lahat sa contribution mo. Gumapang. Okay. Gumapang. Very active yung word, no? Gumapang. Tapang. Ganda. Tapang. Okay. Abang. Sige, lagay natin. Nag-aabang. Ano pa? Mukbang. Mukbang. Tapang. Ay, meron na. Proud pa ako. Proud ka pa talaga. Kapakipakinabang. Kapakipakinabang. Okay, good luck, no? Uy, ayan, sinigang. Ay, ang sarap. Kapakipakinabang. Okay. Last word tayo. Liwanag. Hihirap naman. Ang sagot ni Ana Lisa, isang grupo o pangkat po yung balaybay. Ang ganda. Okay. Ang sarap sa tenga. Ah, sige. Ang daming nangyayari. Isa-isa. Liwanag. Sinag. Sinag. Layag. Ganda. Sinag. Layag. Ligali. Ligali. Banaag. Patag. Panatag. Panatag. Payagpag. Ganda ng payagpag, ah. Payag. Ang ganda ng... Yan, payagpag. Dami ko pong natututunan. Dami ko ding natutunan dito. Sige. Kayo guys, pwede din kayong maglista ng sarili niyo, di ba? Especially kung meron kayong in your native language, di ba? In your dialect. Sige, gamitin niyo yan para masaya. Mas masaya yun. Okay. So, after nito, after ng rhyme, ito na. Best part. Putting music. Okay, so di ba pinakuha kayo ng instrument, na object, instrument. Mm-hmm. Ngayon, tugtugin nyo lang siya kahit papano. Hindi kailangang... Kung meron kayong lamesa, pwede nyo paluin. Pwede nyo lang paluin. Wala akong ballpen eh. Ako, okay. Drops. Kahit ano, gawa lang kayo ng steady beat, consistent beat. Tapos pwede niyong unti-unting lagyan ng variation. Okay, ngayon, from our word bank, sa word bank natin, pili kayo ng isang salita na nag-resonate sa inyo o yung gusto niyo lang, trip niyo lang. Sa word bank, yung sa 10 words natin. Pili kayo, isa lang.
Kung meron naman kayong gusto, sasabi niya, sabi ni Erwin Ablao, gusto ko to ate, gamitin ko lingwahe namin mga IPs. Yes! Sige! Yay! So gusto mo mag-translate ka ng isa dyan sa 10 words natin sa language ninyo. Tapos yun ang gamitin mo. Pwedeng-pwede yan. Okay? Tapos, pag may napili na kayong salita, sasabihin niyo lang siya ng paulit-ulit habang ginagawa yung beat ninyo kanina. So, for example, ang pipiliin ko ay tayo. Gusto ko yung tayo. Subukan natin, ha? So, 1, 2, 3, and. Tayo, 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 tayo. Kung napansin nyo, isang word, isang beat, isang note, pero na, nagkakaroon na siya, nagde-develop siya ng natural melody. Diba? So, salita, try nyo lang yan. Isang salita, isang note, isang beat. Pero na dami nangyari. Ngayon, pili naman ng isang word. Diba? May napili na kayo dun sa 10. Pili kayo ng rhyming word. Isa lang din. So, for example, ako, ang pinili ko tayo, gusto ko yung, ang hirap ng pagsubo. Actually, may naisip pa nga ako eh. Oh. Pwede silang maglaro sa, hindi naman kailangan gawin, pero tayo at tayo. O, oh, pwede. Subukan natin yon. Salamat, Ate Teresa. Ulit-ulit ka talaga, no? Kasi nagkamali ako eh. Okay. Subukan na to. 1, 2, 3, and. Tayo, 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 tayo. Tayo, 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 medyo basag ang sound. Pasensya na po, Emmanuel Rodel. Kami po yung basag. Walang basag ng trip. You get the idea po. Ayan. Okay? Di ba ang saya? So, pwede pa kayong magkumuha ng ibang variation. Maghalo-halo kayo ng mga salita. Pwede niyong subukan yan. Di ba? Sige. Kuya Sig, meron ka bang nagawa? Maari mo bang i-share sa amin? Sabi po ni JC Bacolod, para daw pong naging ritual. Yes! Di ba? Interesting, no? Ritual. Again, the idea of having community gather. Yes. So, yun. Ang saya. Yes. O, Kuya Sig, share ka naman dyan! Eric, Ate Tere, paano po yan? Ako'y Sig Tonado. Okay lang! Okay lang! Kailangan yan! Okay lang! Go, Sig! Yan-yan. Hi, Yan-yan. Ate Yan-yan. Ate Yan-yan. Siya, okay lang. Hindi ko sasagot. O, dali, Kuya Sig, yung ano, yung pamaypay mo, exciting. Ang gandang ano ng instrument. Sample, 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 sample. Yan ang ano, paulit-ulit. Nagaanap po ako ngayon ng... Pili ka ng isang word from the 10 words. Pwede bang ano? Pwede ba akong share? Okay. Actually, ang interesting po nung tayo, tas na naging tayo, na bigla ni Ate Tere. Hindi ko in-expect na ganun yung pasok niya. Pero, sige, try natin. Ang ganda. Interesting yung... Interesting ang paggamit niya ng object. Kulay.
Yay! Eh, napansin niyo yung paulit-ulit na ginagawa ni Sig. Ang galing niya eh. Tug. Tug. Anong ginawa niya? Inulit-ulit lang niya yung action ng nung pamaypay at nag-create ito ng tunog. At dahil po, paulit-ulit siya, nag-create din siya ng ritmo. Yes. Doon pa lang. And doon pa lang, pwede mo nang bilisan. Tug. 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 Pwede rin sobrang bago. Tug. 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 So, ang dali lang kasi kailangan mo lang ulit-ulitin. Then may makikreate ka na somehow. Yes. Yeah? Okay. Ang saya, di ba? Natuwa ako. Yay! Salamat, Kuya Sig! Yes. Okay. So ngayon naman, para sa homework ninyo. Excited ako mapanood to. Yehey. Ang homework ninyo ay gagawa kayo ng maliit na kanta. Pwedeng verse, chorus, verse. Pwedeng verse, chorus lang. Kayo bahala. Kung gusto nyong magpaka-extra, lagyan nyo pa ng intro, outro, kayong bahala. Gagawa kayo ng maikling kanta gamit yung 10 keywords natin at yung mga rhymes nila. Hindi naman kailangang lahat ng yan nandoon. Pwede kayong kumuha, basta bangko siya, kumbaga. So, pwede kayong kumuha from there. Okay? Yung kung ginawa niyo yung exercise kanina, may nabuo na kayong something, pwede niyo siyang gamitin. Pwede kayong mag-build from there. Pwede niyo siyang gamitin intro, pwede niyo siyang gamitin chorus. Yon, kayo yung bahala. Ngayon, para mas masaya, ipe-perform at isasubmit niyo ang video sa format ng isang TikTok video. Diba? Nagkaroon na kayo ng lesson on rap. Nagkaroon na kayo ng activity on improv, activity on dance, mask work, di ba? Ngayon, i-incorporate nyo. Isama nyo yan sa paggawa ng kanta at paggawa ng TikTok video. Yon, para exciting tayo. Pwede kayong gumamit ng props, costumes. Gusto nyo, isama nyo yung mga nanay nyo, kapitbahay nyo, mga aso at pusa. Kayo ang bahala. I'm sure madami kayong alam dahil go. Creative ang mga kabataan ngayon. Nakakaloka. Yon. Ang bongga nga ng mga submissions kanina. Eh. Naloka kami. Parang, ang saya. Ang saya na sa bahay lang sila pero nakagawa sila ng mga ganyan. Ayun. Okay? Okay ba yun? Masaya yan. So, looking forward dyan. Ngayon, para lang sa extra challenge. Extra challenge lang. I mean, kung gusto nyong gawin, pwede. Kung ayaw nyo, sana gawin nyo pa din. Ayun. Isip kayo ng kulay, color, na na-associate nyo sa theme, sa tema natin. Actually, kahit anong kulay naman isip. Kahit anong kulay, pwede. Pula, kahel, kahit ano. Kayong bahala kung ano yung kulay na na-associate nyo sa theme. Tapos, gamitin nyo yung kulay sa kanta na bubuin ninyo o sa video na bubuin ninyo. Pwedeng ano ba yung emosyon na nararamdaman ninyo pag nakakita kayo ng kulay na to. So pwedeng yung emosyon na yon ang gagamitin nyo sa music nyo. Or pwedeng as simple as... Pwede rin kasing simple ng... Yun yung kulay ng damit nyo. Yun. Pag pinerform nyo, yun ang kulay ng damit nyo. Yes. Or pwede ding... color palette ng filter na gagamitin nyo sa TikTok video nyo. Pwede, kahit ano. It's just an extra challenge. Para naman, kasi madali na lang to. Joke lang. Para yan. Okay, may tanong tayo. Pwede po bang dagdagan ng words kapag? But may, complete ba yun? Liwanag? Doon ba yun? Pwede po bang dagdagan ng words? Pwede kayong magdagdag ng words. Gaya ng sabi ko, bangko lang siya. Parang may paghugutan lang kayo. Mm-hmm. May pagkuhanan kayo ng mga inspirasyon. Inspirasyon, ganyan. Oh. Yun. Pero pwedeng-pwede niyo yung dagdagan. Yun. Mm-hmm. Sana makagamit niyo kahit isa, ganyan, para nagamit niyo naman yung ginawa natin ngayon, no? Chat. Okay. And bilang hindi naman lahat ay musiko at tumutugtog. Again, sabi nga, pwedeng found objects, 'di ba? Pwede rin, kung gusto niyo talagang i-push pa, as simple as punta kayo sa YouTube, maghanap kayo ng mga beats, search kayo ng beats doon, or loops, or instrumental. Samples, ganyan. Yeah. Instrumental songs na pwede niyong
lapatan. Pwede rin yun. Yan. Paalala lang ha na huwag tayong gagamit ng kantang nagawa na ng original song dahil may bayad yon. I mean, dahil bawal ang magnakaw ng kanta ng iba. Or nang hindi na pinapaalam. Nang hindi pinapaalam. Ayan. May nagtanong. Kaya ko pa ba? kaya pa ate. Saan namin send TikTok video namin? Pwede niyo silang i-post sa, actually hindi naman kailangan sa TikTok na app, mm-hmm. pero mukha lang siyang TikTok video. Post niyo sa social media and use the hashtag. Ano ba ang pa-hashtag natin, Kuya Sig? Ate Erica and Ate Teresa, ang hashtag po ay hashtag OKKKTambayan. Tapos pwede po tayong gumawa ng hashtag for this takdang aralin. Ano pong naiisip niyo? Ano bang masaya? Mukbang. Joke lang. Okay. Hashtag, hindi ako magaling mag-hashtag tulog eh. Tinig. Musika liriko. Musika liriko. O, pwede. Lagyan natin ng OKK. Ayan na, ginawa niya na. Okay. Lagyan natin ng hashtag OKK music lyrics. Maraming K, di ba? Ay, tatlong K. Tatlong K. Wala. Mali-mali yan. Go Kuya Sig, kaya mo na. Hindi ako mahilig, hindi ako marunong mag-type. Yan. So, O, tatlong K, music lyrics. Hashtag. Sa umpisa hashtag. Ayun. So, para makita namin, kasi exciting yan. Post nyo lang sa Facebook, sa Twitter, kahit saan, sa social media nyo, ganyan. Exciting yan. Gawin nyo guys ha. Wala namang minimum, maximum time. Gusto nyo 5 minutes, full song, wow! Pwedeng-pwede! Go yan! Ayun lang, may mga tanong ba kayo? Noted po, salamat. May mga tanong ba kayo? Type nyo lang para masagot namin. I think may konti pang oras. Ay! Ate Erica, Ate Tere, pwede nating i-accommodate yung mga tanong nila later, sabay-sabay. Sabi ko nga, sabi ko nga. Yung po kami nagawa, isama namin SSG advisor. Yes! Okay yan, sama nila, SSG advisor nila. Okay yan, yes. Go ma'am, go sir, sali po kayo. Ayun lang, so we'll see you later. Maraming salamat. Magsama-sama tayo ulit para sa question and answer portion. Yay! Na sa kagaya namin. Yay! Thank you! Maraming salamat po kay Ate Erica at kay Ate Teresa. I'm sure exciting lahat sa na mabubuo natin no, ng mga kanta. Marami tayong mga nakitang bagong salita dito sa word bank natin na yung iba, first time nating narinig. Yung iba naman, nais nating i-translate sa sarili nating mga dialect, no? At mga languages sa mga IT communities na kinabibilangan natin. Ini-encourage po namin kayo na gamitin yung mga salita na nakakatulong po sa pag-express natin ng ating mga sarili. Huwag po natin kakalimutan yung takdang aralin natin, no? Yung theme natin for today is bangon. At tinutulungan po tayo ng mga kanta, paglikha ng awit at mga lyrics para ma-express din natin yung sarili natin sa ganitong mga pamamaraan. Kaya naman, bilang suporta at bilang pagpapalalim pa ng ating mga na-discuss kanina, salamat kay Kuya Brian, kay Ate Tere, at kay Ate Erica. Tinatawagan natin ngayon, muling nagbabalik, Ate Franz! Hello, mga katambayers! Hello, Kuya Sig! And salamat no, sa napakagandang activity, Ate Erica and Ate Teresa. So, ang dami-dami na naman nating natunghayan, dami nating natutunan, at parang favorite din ng ating mga katambayers ang musika, no? Na, kasi hindi lang sa mga katambayers natin, pero kundi sa ating lahat mga Pilipino, di ba? Sino ba sa inyo ang may mga karaoke dyan, no? Hindi mawawala sa mga party, ah? Pagkanta. Kaya naman, para palalimin pa natin, no? Palalimin pa natin ng ating natutunan, no? Kasama nyo muli ang inyong ating psychologist na si Ate Franz para sa ating PPPP period, no? Pero hintayin natin, no? Hintayin natin ang ating presentation. Sige, Ate Ken. Okay, so ang dami nating natutunan kanina. Ayan, no? Parang sa iniisip ko nga kanina, parang ang hirap yata nung yung gagawa ka ng sarili mong tunog. Pero pinakita ni nila Ate Erica and Ate Teresa na pwede, no? Pati si Kuya Sig, nagpakitang gilas, nag-sample. Ayan.
Okay, sige, hintayin lang natin saglit, no? Sige nga, tulad nung sinimulan ni Kuya Brian kanina and nila Ate Teresa, nila Ate Erica, no, tungkol sa pagbangon, no, mga katambayers, kailan ba kayo ba, no, may mga sarili ba kayong kwento na parang nagbabalik alaala sa ating pagbangon, no? Araw-araw bumabangon tayo pero mas malalim yung gusto nilang ugatin, no? And merong katangian yung mga Pilipino, meron silang mga katangian tayong mga Pilipino na related sa pagbangon. Ano kaya yung katangian natin na yon? Sige nga, pwede nyo bang hulaan? Ha? Sige nga, Emmanuel, Ivy, hulaan nga natin. Ano ba yung katangian na related sa pagbangon? Sige nga, pwedeng. Ano kaya itong mga katangian na to? Pwedeng pagiging malakas? Ano pa? Ano pa yung mga katangian ng mga Pilipino na hinahangaan sa buong mundo, no? Ano pa yung ating courage? Okay, ayan, si Kuya Sig. Meron ano, nag-reply din si Kuya Sig, no? Resilience, yan. Si Ulysses. Okay, very good. Hospitality, no? Yung pag-accommodate natin, no? Ng ating mga bisita, no? Ng ating mga mahal sa buhay. Ayan, lalo na kapag umuwi galing probinsya, no? Sige, saan pa kilala ang mga Pilipino? Tama tayo, no? Ayan. Sige. Okay, tingnan lang natin ha kung paano natin 'to ipe-play. Ayan. Okay, so tama kayo, no? Ang isa sa mga pinakamaraming sinagot sa ating comment section and sa ating chat box ay ang katatagan or ang ating resiliency. No? Sikat na sikat yung mga Pilipino dyan. Okay, no? So sige nga mga katambayers, no? Ano ba para sa inyo or sino sa inyo ang simbolo ng katatagan? Sige nga, tingnan nga natin sa comment section at saka sa ating chat box, no? Sino ba ang inyong simbolo or ano ang simbolo ng katatagan? Okay, unang-una si Mark sabi, yung mga frontliners, very good, no? Totoo yun, no? Yung mga frontliners natin, kasi araw-araw, no? Na parang yung pakiramdam mo, everyday babangon ka, papasok ka sa trabaho na alam mo na ang iyong buhay ay nasa peligro, no? Lalong-lalo na ngayong may COVID, okay? Ano pa? Ano pa yung inyong mga simbolo or sino ang mga simbolo ng katatagan? Ayan, sabi ni Erwin, ang kanyang mga magulang. No, napakaganda kasi sila yung mga tao na parang hindi nyo nakikitang sumusuko, no? Tama kayo diyan mga katambayers. Sige, sino pa sa ating comment section, sino pa ang simbolo or ano ang inyong mga simbolo ng katatagan? Okay, ayan na. Ayan na yung ating PowerPoint. Okay. Sige. So, sige nga, katambayers, family. Yan, sabi ni Emmanuel, yung family natin, yun yung simbolo ng katatagan. Kasi kahit anong pagsubok, no, sama-sama pa rin, hawak kamay, no, na nagtutulong-tulong. Sige, ano pa? Ayan, sabi ni Jay, ang DepEd Philippines. Yan, ang simbolo ng katatagan, no. Kahit na may pandemic, kahit na anong unos ang dumating, tuloy pa rin ang edukasyon, tuloy pa rin ang pagbibigay aral para sa ating mga katambayers, no, sa ating mga estudyante. Very good, very good. Sige, meron pa ba kayo? Hintayin ko pa ha. Ayan, marami nagsasabi sa ating comment section na ang ating Panginoon, no, yung simbolo ng katatagan. Very good, guys, no? Kasi yun nga yung pagiging matapang niya, no, kahit na alam niya yung pagsubok na kanyang kaharapin, no, naging very matatag pa rin ang ating Panginoon, no? Sige. Ayan, very good. No, so okay, so magaling mga katambayers, no? So ang katatagan actually, no, yun yung kakayahan natin na umangkop at magbalik sa ating normal na kaayusan matapos yung mga pagsubok at balakid sa ating buhay, no? So kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, no, yung ating capability, kakayahan, no, nababalik tayo sa normal, no, yung dati nating ginagawa, no, yung dati nating buhay, no, so naibabalik natin. Ang ibig sabihin nun, tayo ay matatag,
no? Tulad ng inyong mga nabanggit kanina, no? Sino yung mga simbolo niyo or ano yung mga simbolo ninyo, 'di ba? Yung iba merong gumagamit ng goma, 'di ba? Kapag ini-stretch mo yung goma, pag binitawan mo, babalik ulit siya sa kanyang dating forma. Ano pa? Yung mga bahay o kaya yung mga matataas at modernong building, 'di ba? Yung mga modernong building ngayon, kapag lumilindol, no, nagsisway-sway na lang sila, no? So galing, very good. At ano pa? Yung alam niyo yung sunrise, no, and sunset, no? Parang ganoon din. Ayan. Okay. Sige po, next po. Okay, so yun, kung minsan naman nakikita natin yun sa at sa mga tao na nasa paligid natin, no, sa mga taong kahit kailan hindi natin nakitang sumuko, katulad ng ating mga magulang, posible siguro pati yung mga kaibigan ninyo, kung nakita nyo sila, no, at their lowest point, no, hindi sila sumusuko. Ngunit, no, ang pinakasikat, alam nyo ba mga katambayers, ang pinakasikat na simbolo ng katatagan, tulad nga ng sabi kanina ni Kuya Brian, ay ang kawayan, no? Yun, kilala yun sa pagiging matibay at hindi basta-basta nababalik, no? Dahil ang kawayan, meron siyang kakayahang sumunod sa ihip, no? Sumunod siya sa ihip ng hangin. Ayan, kaya naman ito nagiging matatag at patuloy na bumabangon matapos ang mga unos, no? Yung mga bagyo. Ayan. So ang nakakahanga pa sa kawayan, mga katambayers, gaano man sila lumaki, no, yung pagkataas-taas, no, kapag dumarating na ang mga pagsubok, kinakailangan din nilang yumuko at tanggapin na ito ay darating, no. So tulad ng mga kawayan, minsan darating din yung malalakas na hangin at unos na susubok sa atin, di ba? Meron ba kayong mga naaalalang pagsubok na inyong nalagpasan, no? No, so yung mga unos na dumaan sa atin, naaalala ko si Ate Franz, alam niyo, isa ako sa mga naapektuhan nung sa Undoy, no, na-stuck ako sa aking school. Ayan, so but then no, after the unos, tuloy-tuloy pa rin, no, bangon ulit. Ayan, yun yung napakaganda sa ating mga Pilipino. Kaya naman mga katambayers, gusto ko nga itanong sa inyo, sige nga, in relation dun sa shinare ni Ate Franz, kailan ka huling naging matatag sa gitna ng pagsubok? Sige nga, pwede nating balikan, no? Try nating balikan. Kailan ba tayo huling naging matatag, no? Sige nga, tingnan natin. Okay? Meron dati sa ating previous episode, no, nagsasabi naging matatag sa gitna, no, sa may Taal eruption, no, yung naapektuhan yung ating mga katambayers, no, yung kanilang pamilya. Ayan, sige, meron pa kayong naaalala na kayo ay naging matatag sa gitna ng pagsubok? Ayan. Next po. Ayan, so okay, noong araw na nabilanggo ang aking ama, yan. So, kapag kunwari nagkakaroon, thank you Erwin for sharing, no? Yung kapag, kapag kunwari nagkakaroon ng challenge, ang isa sa miyembro ng ating pamilya, no? Lahat tayo nagiging apektado, no? But, as family, as isang pamilya, tayo ay nananatiling matatag. Ayan, okay. So, salamat Diana, no? So, salamat yung merong mga panahon na tayo ay nawawalan, may nawawala sa atin, no? Posibleng nawawala ang ating tirahan, nawawalan tayo ng gamit, nawawalan tayo ng yaman, or nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay, no? Na parang afternoon, no, masakit para tayong nagkaroon ng unos, no? Naka-experience ng ganoon and kailangan nating bumangon. Ayan, very good, no? So salamat Junas, no, yung pagkakasakit ng mga magulang, pagkakasakit ng mga mahal sa buhay. So nakakaranas tayo ng mga ganito, no? Ngayon naman gusto kong itanong mga katambayers, ano naman yung mga aral na iyong binitbit mula sa mga karanasan na to? Sige nga. Okay, thank you very much Ivy, no, na ang kanyang aral na nabitbit ay ang pagbangon at pagpapakatatag, no? So tama, no? So kahit na merong unos, kahit na merong malaking problema, no, sinisikap nating bumangon at maghanap ng pag-asa, no? Hanapin natin yung ating pag-asa. Ayan. So, thank you, Teacher Mirna, no? Ayan. So,
pag nawawala yung ating mga mahal sa buhay, no, nagkakaroon tayo ng pagsubok. Sige nga, ano pa yung mga aral na ating nakukuha? Okay, very good. So sabi ni Maricon sa ating FB comment section, no, naging matatag ako nung nalaman kong napakaswerte ko dahil kay God, no? So nagiging mas matibay yung ating paniniwala, no, lalo na kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Okay? Yan, sabi ni Adam, natutunan ko po, Ate Franz, na never give up, hope for the best, and always be optimistic, no? Na kahit na nagkakagulo na, kahit na parang lubog na tayo, no? Lagi pa ring sumisilip ang pag-asa, no? At nagmumula yon sa ating mga puso. Very good naman yung mga katambayers natin. Okay, so very good. Ano pa? Ano pa yung mga aral na inyong nabitbit? Sige nga, meron po ba kayong mga aral? Ayan, sabi ni Mark, natutunan ko po na the only purpose of challenges in life is to overcome from it, no? Very good. Tamang-tama si Mark, para sa aking sasabihin na susunod, dahil tama kayo na ang bawat karanasan, bawat pagsubok na ating pinagdadaanan at bawat problema na ating nalalagpasan ay kapupulutan ng aral, no? So ito yung nagpapatatag sa ating pagkatao habang tayo ay lumalaki at nagpapatuloy sa buhay. Ang mga pagsubok ay hindi natin kinakailangan iwasan or katakutan, no? So meron kasi, no, madalas sa atin parang natatakot na tayong magkaroon ng problema, no? Natatakot tayong harapin yung mga pagsubok natin, no? Huwag, mga katambayers, dahil ito ang nagtuturo ng mga mahalagang aral na babaunin natin sa ating pagpapatuloy sa buhay. So mas nakikilala natin ang ating mga sarili at nalalaman na kaya pala natin gawin at lagpasan yung mga bagay na yon, no? Parang kapag babalikan mo yung mga pagsubok na kinaharap mo, sasabihin mo na, "Uy, nalagpasan ko yun, kinaya ko pala yun," no? Parang nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, no, ng confidence. Kaya naman, para sa next nating pagninilay-nilay, gusto kong itanong sa inyo, mga katambayers, para sa iyo, ano ang mga katangian ng isang matatag na individual? Sige nga, tingnan natin. Ano para sa inyo yung mga katangian pa niya? Ano pa yung mga meron siya, no, na nakahanga-hanga sa ating mga sa mga tao, sa mga individual na matatag, no? Ayan, sabi ni Ulysses, positibo sa buhay, no, nananatiling positibo kahit mahirap, no, kahit challenging na yung isang bagay. Sabi ni Emmanuel, no, may tiwala sa sarili. Very good, no? So hindi nawawala 'yon. Na sinasabi natin, kaya mo 'yan, kaya ko 'to, no? Ayan, very good. Ayan, sabi ni Erwin, mapangunawa at marunong tumanggap sa mga kabiguan o kasawian sa buhay. Very good, no? Very good, katambayers, kasi ang isang matatag na individual, no, hindi siya natatakot na magkakaroon ng problema, na magkakaroon ng pagsubok. No? Tinatanggap niya iyon na isang oportunidad. Ayan, very good. Sabi ni Bea, no, ang isang taong matatag ay may strong faith in God, no, merong matibay na paniniwala. Very good. Good job. No, ano pa? Sabi sa ating comment section. Ayan. Okay. Sabi ni Franz, oh, kapangalan ko si Franz, humble to accept every situation and facing the reality humbly. Ayan. So parang kawayan, no? May kinakailangan niyang yumuko, no? Minsan-minsan kapag dumarating ang mga unos. Okay. Sabi ni Linda, maging matapang, no? Ang isang taong matatag ay matapang, no? May lakas. Okay, very good. Ang galing ng mga katambayers natin. Okay, ito. Napakaganda nito na sinabi ni Erwin. Marunong tumawa. Ayan. At humanap ng mga paraan upang posible siguro na pansamantala makalimutan muna yung problema, no? No, parang maghanap ng pag-asa, no? Ayan, so pwedeng umawit, sumayaw, magsulat. Very good. Yan yung mga tinatawag natin na positive distractions, no? Parang binuboost muna natin yung ating sarili bago tayo humarap dun sa ating pagsubok. Yan, very good. Good job. Okay,
So magaling, no, mga katambayers? Sana nakikita nyo din yan sa inyong mga sarili. Sige nga, tingnan nga natin. Nakikita nyo ba yan sa inyong mga sarili? No, sa inyong pagiging matatag? Yung merong strong faith, yung merong acceptance, merong pagpapakumbaba, no? Merong pagiging malakas. Nakikita nyo ba yan sa inyong sarili? Ayan, sabi ni Diana, unang-una, opo, nakikita ko sa aking sarili. Ayan, kung hindi man, asamin natin, ha, na makamit din natin, no, ang mga ganitong katangian para sa pagpapatuloy natin sa buhay. Ayan. So, parang mga kawayan, no, mga katambayers, sila ay may K. Ayan, no, pero sinabihan ka na ba, no? may nagsabi na ba sa inyo, may nagtanong na ba sa inyo ng may K ka ba, no? Dahil ang mga kawayan, next po, no, dahil ang mga kawayan, meron silang K, no? Sana tayo ay may unang K, kalakasan, no? Kalakasan sa ating pagiging handa at pagtanggap sa buhay na pagtanggap na yung buhay natin ay hindi perpekto, no? Na hindi siya laging masaya, no? Na minsan kailangan din natin ng pagsubok, no? May mga pagsubok na darating sa ating buhay. Ngunit, laging tatandaan na hindi sila nandito upang tayo ay sirain o hadlangan para abutin yung mga mithiin natin. Ang mga pagsubok ay nandyan para tayo ay pagtibayin. Okay? Sana din mga katambayers, sa gitna ng pagsubok, tayo ay manatiling may isa pang K, katalinuhan. Okay, meron ba tayo niyan? Katalinuhan? Ayan. Subukin natin maging bukas yung ating mga isip upang makagawa ng mga tamang desisyon nang tayo ay makapagsimulang bumangon. Diba? Ayan. So maging matalino tayo, ha, sa mga pagpipiliin nating aksyon at sikapin natin maging masuri sa ating mga pananaw at pipiliing direksyon. Okay? Mahalaga rin mga katambayers na tayo ay may another K, kababaan ng loob. Okay? Kababaan ng loob upang tanggapin na minsan kailangan din nating humingi ng tulong, 'di ba? Dahil sa maraming pagkakataon, na katambayers, hindi mo kailangang mag-isa. Okay, no? Laging merong pwedeng tumulong, no? Meron at merong tao na aagapay at susuportahan ka sa hirap man o ginhawa, no? Katulad ng ating pamilya, ng ating mga mahal sa buhay, no? Kilala mo ba sila, mga katambayers? Sige nga, pampagising nga, i-mention mo nga sa comment section kung sino yung mga gusto mong pasalamatan, no? Dahil sa hirap at ginhawa, sila ay kasama mo, no? Posibleng ang iyong nanay, ang iyong tatay, no? Sino ba, no? Pasalamatan mo sila sa ating chat box, no? Pwedeng i-mention ng ating mga ka-Zoom kung sino yung mga pinasasalamatan nila, yung mga tao na umaagapay sa kanila. Ayan, no? Sino yan? Sige nga, i-mention nyo nga sa Facebook natin, no? Mention nyo ang kanilang pangalan at pasalamatan nyo sila. At kung kasama nyo sila ngayon, pasalamatan nyo sila. Pwede yung sabing, Nay, Tay, thank you, no? Ate, Kuya, salamat, no? Salamat sa tulong. Ayan. At higit sa lahat, mga katambayers, ayan. So, ang ganda, no? Ayan, okay. So, meron ding nagme-message na mismo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayan, very good. At higit sa lahat, katambayers, huwag nating kakalimutan ang last K natin, no? Turuan natin ang ating mga sarili na magkaroon ng kapanatagan. Ayan. So, kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. So, tuturuan ko kayo ngayon ng mga technique, no? So, kanina tinuruan kayo ni Ate Teresa and Ate Erica kung paano gumawa ng kanta, no? Ngayon, tuturuan kayo ni Ate Franz kung paano tayo mananatiling panatag, no? So, una niyan, ang pinaka-basic, pero actually, ito ay very helpful, yung paghinga ng malalim, no? Dahil maganda yan sa ating brain, no? Kapag tayo ay humihinga ng malalim,
tinuturuan natin yung ating brain na kumalma, no, kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay nag-aalala, no, naubusan tayo ng oxygen sa brain, so kinakailangan nating huminga ng malalim, no. So sa ating paghinga, so maaari mong imaginein, no, na para kang lumalanghap ng malinis na simoy ng hangin, no, para kang nasa beach o kaya para kang nasa garden, no? Parang ano ba yung pwede mong isipin na may malinis na simoy ng hangin na parang ang sarap-sarap hinga, ang sarap-sarap lang hapin, no? At sa ating pag-ihip mamaya, no, para tayong umiihip ng mga kandila, no? Kanina kinanta ni Ate Teresa yung happy birthday, no? So parang isipin natin, para tayong nagbo-blow ng candles, no? Pero mabagal hanggang sa maubos yung hangin sa ating tiyan. Okay? So subukan nga natin, no? Gawin natin ng tatlong beses. So lalanghap tayo ng hangin and then hihipan natin. Okay? Nang dahan-dahan, nang very calm, at wala tayong ibang gagawin kundi mag-focus sa ating paghinga. Simulan natin, mga katambayers, ha? So una, no, hinga. Subukan yung pigilin ng saglit, no? And then hipan. Ayan, para nag-blow ng candle, no? Isa pa, pangalawa nating hinga, ha? So, hinga. Okay. And then, ihip. Or exhale, no? Very good. Pangatlo, no? So, isa pa, no? Inhale. And then, exhale. Ayan, no? Nasa kapag kunwari tayo ay natatakot, tayo ay nag-aalala, no? Tayo ay nasa gitna ng pagsubok, no? Subukan muna nating huminga ng malalim. Okay? Kasi pag ginagawa natin 'yon, tinuturuan natin na yung body and mind natin ay kumalma. Okay? Very good. Okay? So tama-tama mga katambayers. Ayan. So ano pa? Ngayon naman, may isa pa tayong technique, no? Hahawakan natin yung ating mga dibdib, no? Yung ating puso, no? So pakiramdaman yung hangin yung mga puso. Malakas ba ang tibok nito katulad ng kay Ate Franz ngayon? Okay? So pakiramdaman nyo nga, no? Ano ba ang sinasabi ng inyong puso, no? Sino ba ang tinitibok ng inyong puso? Ayan. Okay? So ngayon, no, hawakan natin ang ating mga puso habang tayo ay humihinga ng malalim, no? So subukan natin, ha? Okay, ngayon naman, gagawin natin, tatapik-tapikin natin siya ng dahan-dahan, ng very soft, no? Kung paano kayo tapikin ng inyong nanay pag natutulog, no? Parang ganito. Okay, so subukan natin, ha? Habang tayo ay humihinga ng malalim. So, okay, at para sa pangatlo nating technique, no, gagawin natin, maaari tayong magsabi ng magagandang salita para sa ating mga sarili habang tinatapik natin ang ating dibdib. Okay? So susundan niyo si Ate Francis sa ngayon, ako muna magsasabi ng magagandang salita. Pero kapag kayo na, no, kapag kayo ay nasa gitna ng pagsubok, no, kayo nang bahala kung ano pa yung mga magagandang salita na gusto niyong sabihin sa inyong sarili. Okay, susundan niyo ngayon si Ate Francis, ha? Bubulungan natin ang ating mga sarili habang tinatapik natin. Okay, so let's focus, ha? Kaya mo yan. Malalagpasan din natin ito. Maniwala ka sa iyong sarili. Magaling ka. Matalino ka. May pag-asa pa. Okay, very good. Good job, katambayers, no? Yan, sa mga ganitong paraan, no, yung mga ginawa natin, yung paghinga ng malalim, no? Kapag hinahawakan natin ang ating sarili, no? Parang binibigyan natin ng suporta yung ating sarili. At hindi lang 'yon, no, binibigyan pa natin, no, ng magagandang salita. Okay? Kasi natututunan natin sa pamamagitan ng mga ganoong paraan, natututunan natin maging kalmado kahit sa gitna ng pagsubok.
Dahil sa mga ganitong pagkakataon, mas ligtas pag tayo ay kalmado, no? 'Di ba? Parang sinasabi nga sa atin sa school, no? Don't panic, no? Kasi pas nakakaisip tayo ng mga tamang desisyon kapag tayo ay kalmado. Kaya naman, para sa ating pagpapabatid, mas lalo pa natin pagtitibayin, no, ang mga magagandang salita na sasabihin natin sa ating mga sarili. At ngayon, hindi lang natin ito sasabihin. Ito ay ating aawitin, no? So, dudugtungan ko yung assignment nila Ate Teresa and Ate Erica, no? Gagawin natin, no, sa inyong gagawing kanta o liriko, isipin na kinakausap mo ang iyong sarili, no? Kung paano maging matatag at patuloy na bumangon sa mga hamon ng buhay, no? Katulad na lang nitong pandemya, no? At tatawagin natin itong positive self song, no? So, kasi 'di ba kakaiba, 'di ba? Dati parang tayo pag gumagawa tayo ng mga kanta katulad nung sa mga previous episodes natin, madalas umaawit tayo para sa ating minamahal sa buhay, para sa ibang tao, o kaya para sa bayan. Pero ngayon naman, aawitan natin ang ating mga sarili. Bubusugin natin ang mga magagandang salita na palaging babaunin natin, lalo na kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok. Okay? Dahil, no, madalas kapag tayo ay nalulumbay at pinanghihinaan, nakikita natin yung ating mga kahinaan at nakakalimutan natin ang taglay na kalakasan, no, yung mga strengths natin nakakalimutan natin pag tayo ay nalulungkot o kaya nasa gitna ng pagsubok. Kaya naman mga katambayers, sa mga ganitong pagkakataon, tulad nga ng kasabihan sa ating pagpapanatili, laging tatandaan na hindi man kasing ganda at tikas ng ibang puno, higit na matatag, ang kawayan ay higit na matatag sa gitna ng pagsubok, no? So, sana meron tayong mga kawayan, no, sa ating mga personalidad, sa ating mga pag-uugali, no? So, iba-iba man yung ating mga pagsubok na nararanasan, katulad ng mga shinare ninyo sa ating chat box, sa ating comment section, no? At iba-iba man yung problema na dala-dala natin, manatili sana ang katatagan sa bawat isa. Laging isipin na kung minsan iyuyuko tayo ng mga pagsubok at hahamakin ng mga balakid, huwag kalilimutan na ito ay bahagi ng ating buhay. Dahil hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng mga medalya o sa dami ng mga tropeyo, no, or kung anong meron tayo. Ito ay nasusukat mula sa ating pagkadapa at sa ating muling pagbangon, no? Gaya nga ng ating salitang babaunin para sa linggong ito, ang salita natin ay bangon, no? Na may ibig sabihin na ang buhay ay aahon at nababago sa ganap na oras na tayo'y nasusubok, no? Hayaan natin mga katambayers na baguhin ang ating buhay ng mga pagsubok na ito, ha? Sigurado naman ang ating pag-ahon at ang ating muling pagbangon, no? Alalahanin ninyo yung mga pagsubok na inyong nalagpasan, no? Alalahanin ninyo, no, yung mga tagumpay, no, kanong kayo ay nadapa at muling bumangon. Okay? Basta tayo, kung tayo ay may mga K, no, kung tayo ay may kalakasan, katalinuhan, kababaan ng loob, at kapanatagan, anumang pagsubok ay palaging malalagpasan. Kaya naman, ang huling tanong ko sa aking mga katambayers, may K ka ba? Sige nga, isang malaking OKKK nga sa ating comment section at sa ating chat box. Ayan, so palagi tayong may, ayan, una-una si John Vincent, no? So dapat palagi tayong may K katulad ng kawayan, no? Maraming salamat mga katambayers at hanggang sa muli. Thank you, Kuya Sig. Maraming salamat, Ate Franz. And sabay-sabay tayong lahat, mga katambayers natin sa Facebook at dito sa Zoom chat natin. Okay, KKK, Tambayan, online kahusayan para sa karapatan ng kabataan, Tambayan. Episode 9 po tayo at maraming salamat sa lahat ng ating mga naging kuya at ate na kasama natin ngayon. Si Kuya Brian, mula episode 1 pa lang, ginagabayan niya na tayo sa rights natin.
at ang art-based activity natin tungkol sa music and lyrics na may fun activity mula kila Ate Erica at Ate Teresa at sa ating pagpapalalim ng usapan natin na hatid sa atin ni Ate Franz. Kaya naman, tinatawagan po natin muli si Ate Franz, Ate Teresa, Ate Erica at si Kuya Brian na samahan tayo para sa kaunting question and answer portion. Yan. So, I'm sure naging masaya po yung experience natin ngayon. Makulit po yung palitan na nag-grow din tayo sa pagko-comment. Ngayon po, meron tayong mga ilang katanungan. So, sa ating mga katambayers, hinihikayat po tayong lahat na magbigay ng tanong o paglilinaw o kung meron tayong mga komento sa ating mga kuya at ate na nakasama natin ngayon sa episode 9. Pero bago po sila magtanong, siguro po ako curious ako no, bilang nagpa-practice din naman ako sa arts. Ano po yung, ito po ay para kay Ate Tere at kay Ate Erica. Pero kung gusto rin dagdagan nila Kuya Brian at Ate Franz, go ahead. Ano po yung power ng music and songs para po maiahon yung mga tao sa kung ano yung mga current na pagdapa na pagdadaanan sa buhay or siguro emotions. Parang kung may kwento nga tayo kanina na kay Taylor Swift, nandun tayo sa part na dumadapa. So ano po yung power ng music para iahon yung mga tao sa ganun na nakakarinig? At ano po yung advice na mamibigay natin sa ating mga katambayers para mas umalsa po yung gusto nilang message and buong experience dun sa kanta na gagawin nila for their home. Okay. Para sa akin, babalikan ko yung binanggit natin kanina kasi tulad ng yun nga, ang mga kanta ay nakakapag buo ng community. That's one. Number two, na para sa mga individual, may mga, lalo na kung mga, yung mga bag, mga, pag minsan marami ka nararamdaman. And, okay, bibigyan ko na lang kayo salita. Empathy. Paano to na napapractice, no? Marami ka nararamdaman. Marami kang pinagdadaanan. Diba yun naman yung connection natin sa unang connection natin sa mga awitin. May narinig tayo, nakarelate tayo, may mga bagay na sinabi dun sa kanta na hindi ko naisip sabihin yun pero yun yung nararamdaman ko eh. So, may pakiramdam na, shocks, hindi ako nag-iisa. Shocks, naiintindihan ako ni Taylor Swift. Yeah. Parang ganon. I mean, naiintindihan ako ni Sarah Geronimo, ni Rosel Nava, ang luma. Bakit nga ba mahal kita? Yung mga ganyan, diba? Sige, at minsan, sa pagbangon, hindi lang pag-iisip natin pagbangon, positive songs. Yeah, yeah. Pero minsan mahalaga din or nakakatulong din yung sa pagbangon mo, nakakarinig ka ng kaparehas mo ng pinagdaanan. Yes. Through the lyrics of the song, na malungkot yung kanta, pero dahil may pakiramdam ka na, ay, hindi ako mag-iisa. So, hindi ako mag-iisa na merong nakapag-articulate ng nararamdaman ko. So, mas nakakaano, sige, laban tayo, sige, gano'n. Keyword, collective experience. Mm-hmm. Ba? Na related din sa community, pagbubuo ng community. Yeah. I think that's the pinaka-powerful na, ano. Yeah. Ang susugan ko po yung sinabi ni Ate Teresa at ni Ate Erica. Maraming salamat po dun sa pagbanggit din ng I think another keyword is relate. At dahil dito sa pag-relate natin sa isa't isa, nakakagawa nga ng ganung klaseng collective community experience. At huwag nating kakalimutan, no, sa ating pagbangon, sa ating pag-survive, maganda na alam natin na hindi lang tayo yung nakakaranas ng ganitong mga pagdapa. Ito ay shared experience. Meron po bang gustong idagdag si Kuya Brian, si Ate Franz? Yes, Kuya Sig, no? Actually, maganda sa healing, no? Yung, kaya meron tayong tinatawag na music therapy, no? So, ito ginagamit siya, hindi lang siya sa
pag-educate, no, ginagamit sa mga kids para mas lalong yung memory, no, may retention, pero ginagamit din siya sa healing, no, kapag tayo, tama sila Ate Teresa and Ate Erica, kapag nararamdaman natin, naririnig natin yung pinagdadaanan natin kapareho doon sa kumakanta, parang feeling mo may kasama ka, no, dahil babalikan natin, Kuya Sig, doon sa ating, sa kanina kong sinabi, yung isang K natin, kababa ang loob na minsan kailangan natin ng tulong, no? And kapag naiisip natin 'yon, kapag naiisip natin na kailangan natin ng kasama, no? Mas gumiginhawa at mas lalong tumataas yung ating moral at tumatapang tayo para harapin yung mga pagsubok. So thank you. And maraming salamat din po kay Ate Friends para madagdagan yung ating pagsagot dun sa katanungan na 'yon, no? Ngayon po, meron pong tanong mula sa ating Facebook live. Mula kay Jobert de la Cruz Pilas, a double L, so Pilas. Ano po ang kahalagahan ng ugnayan ng sarili sa kapwa at lipunan upang makabangon sa buhay? Maari po bang magbigay ng ilang thoughts sila Kuya Brian tungkol din dito? Ang tanong po ulit ay, ano po ang kahalagahan ng ugnayan ng sarili sa kapwa at lipunan upang makabangon sa buhay? Sige, susubukan ko sagutin yung tanong. Siguro sa pagbangon kasi kailangan natin intindihin na mahalaga, no? Mahalaga yung relationship natin sa ibang tao at relationship natin sa sarili natin. So, kilala natin yung sarili natin. So, yung nga sinasabi ko kanina, pinapamahalaan natin yung ating mga nararamdaman, yung ating sitwasyon. So, may ginagawa tayo. Pero yung ginagawa din natin, humuhugot din tayo ng suporta din sa ating mga pamilya at mga kaibigan. So, importante na mapanatili yung relasyon. At higit sa lahat, no, sa paraan ng pakikipag-ugnayan natin, no, isipin natin na ito ay kahit, no, kahit sa mga kapamilya lang natin o kaibigan, malaki yung impact na nagagawa sa lipunan, no, dahil sa relationship na to. At kung lahat ng kabataan ay may ganong pag-iisip na alam mo, alam nila na unawaan nila yung nangyayari ngayon, may ginagawa silang aksyon para bumangon, no? At inaalam nila yung kanilang mga purpose or yung mga kanilang mithiin, no? At ibinabahagi nila to sa ibang tao, no? Nagkakaroon to na parang ripple effect, no? At yun siguro yung mahalaga doon, no? Yung makikipag-ugnayan tayo, tao para sa tao, kapwa para sa kapwa, dahil sa maliit na paraan na yun ay malaki yung impact na naidudulot sa lipunan. So yun po, Kuya Sig. Ayan, okay. Hindi po ako nakamute. Maraming salamat, Kuya Brian. Meron po bang nais idagdag ang ating mga ate? Okay na po. I-check ko lang, no? Ayan, meron pong interesting question dito na maaari nating mabigyan ng advice mula po kay Diana Rose Luz po from SDO Dasmariñas. Gusto ko po sanang malaman kung ano pong may a-advise nyo sa mga kabataan na hindi makapag-open up sa kanilang family regarding sa problems nila. Meron po bang mga advice ang ating mga kuya at ate kay Diana Rose at sa mga kabataan na nagsha-share ng ganitong klaseng experience? So, opening up. Ay, ma'am? Ate Fran? Ate, kayo po muna. Ako personally, hindi ako expressive na tao verbally. Lalo na lang nararamdaman ko. So, nung bata ako, ang nakatulong sa akin ay ang pagsusulat. So ang pag-journal, hindi nga words, kahit drawing, sketching, ganyan. That's for me.
naging outlet ko siya ng mga hinanakit ko. Bata pa, yung mga hinanakit sa buhay, mga pinagdadaanan, ganyan. At saka eventually, nakatulong din yung mga kaibigan. Mga kaibigang pinagkakatiwalaan. And then kung ang pamilya ay hindi, I understand na baka may hindi ganun ang environment sa bahay, maaring may mga teachers na malalapitan, mentors, mga ate at kuya. Naniniwala ako na madaming angels or madaming tagatulong sa paligid natin na hahanapin lang natin sila. Ayan. Ako gusto kong sabihin na napakahalaga ng, hindi ko sabihin na lumapit kayo kay ganito, kay ganyan, sa mga ano. Well, siguro, dahil hindi makalapit sa magulang, ang isa sa mga immediate ay mga kaibigan, di ba? Pipiliin natin kung sino yung pinaka mapagkakatiwalaan natin, di ba? I mean, mainam sanang ganun. Pero gusto lang i-emphasize o bigyang diin na mahalagang i-express ang nararamdaman. Huwag lang to itago at gawing sarili. Yeah. Alam mo yun? Sabi nga, pwede siyang isulat. Pwede, gusto mong gumawa ng kanta, sige. Kung gusto mong mag-alit, sige, mag-alit. Sige. Takbo, jogging, exercise. I-acknowledge ang nararamdaman. Yeah, o kaya ibahagi sa kaibigan na mapagkakatiwalaan. Dahil ako mismo, ako, bilang ako, hirap ako na kapag may nararamdaman ako at hindi ko mas, at kinikimkim ko lang, nabubuo siya, nagiging, minsan ang simple lang pala, pero lumalaki yung problema. Parang gano'n. Nasa akin lang naman. Pero kapag minsan isang share ko lang sa kaibigan, suddenly pinagtatawanan na namin. Para bang, ay, nakakagaan pala, load talaga siya na, minsan din hindi, minsan mabigat pa rin talaga. Pero, may pag-share, may ganong naganap at hindi lang naipon sa'yo. Yun. Maraming salamat po kay Ate Erica at Ate Teresa. Ate Friends, may dagdag po. Ayan. Thank you, Ate Teresa and Ate Erica. Tama, no? Yung kahalagahan ng pag-express, no? Napaka sinasabi nga, katulad sa mga previous episodes natin, no? Dapat mailabas natin ito para tayo ay makahinga, no? Kasi pag sobrang bigat na, kailangan natin minsan ibaba, no? Na parang maghanap tayo ng kasama, no? And sa ating tanong, sa nagtanong sa atin, si Diane, na thank you for this question. Napakahalaga nitong tanong na to. So gusto ko itanong sa ating katambayers na nakaka-experience nito na ano po ba ang humahadlang sa iyo, no? Posible kasi na tayo ay na pinangungunahan ng takot, no? Ng pinangungunahan ng takot na ma-judge o kaya na tayo ay paggalitan, lalong-lalo na kung sa ating family or sa ating mga magulang i-share yung isang bagay, no? But actually, bilang inyong ate, maganda rin na pwede nyo silang idaanin sa indirect, no? Parang tinatawag natin na yung indirect communication, so pwede natin isulat, no? Ginagawa ko to nung ako ay bata, no? Kapag ako'y nagtatampo sa aking mama o sa aking papa, sinusulatan ko sila ng aking mga damdamin, no? Na para at least napapahayag ko na ako ay hindi okay, no? Na para ito yung pinagdadaanan ko. Kasi pag hindi, no? Kapag kunwari, hinayaan lang natin siyang itago, mas mabigat, no? At hindi siya natatapos, hindi natin nabibigyan ng solusyon yung isang bagay, no? And madalas, bilang mga katambayers, bilang kabataan, kailangan natin ng tamang gabay, no? Kaya kung minsan, yung mga kapag sinabi natin sa ating mga kaibigan, no? Na parang yung problema, parang ganun pa rin siya, no? Pero medyo gumaan. Kasi, syempre, naibahagi mo sa iyong kaibigan, yung iyong pinagdadaanan. And nalaman mo na, uy, pares pala kami ng experience. Pero sana, hindi doon natatapos. Sana hahanap tayo ng mas gagabay sa atin. So kung kunwari, kung medyo nahihiya ka pa sa iyong magulang, pwede sa iyong mga counselors, no, sa ating mga guidance counselors, sa ating mga guro, no, na parang mas nakakatanda sa atin, na parang pwede tayong bigyan ng guidance, no, para sa ating tamang desisyon at posibleng tulungan din tayong mag-open up sa ating family.
Lord, or sa ating mga magulang. Basta katambayers, ang tandaan natin, wag kimkimin, wag itago. Okay? Lagi nating i-express at humanap tayo ng mga tamang tao na makakatulong sa atin. Okay? Thank you, Kuya Sig! Ayan, maraming salamat po sa inyong pagpapaalala din sa amin, Ate Franz, ng iba't ibang mga pamamaraan kung paano tayo maaaring mag-express. Maraming salamat, Ate Franz, Ate Erica, Ate Teresa, Kuya Brian, sa inyong pagsama sa atin dito sa episode 9 ng OKKK Tambayan. I'm sure marami po tayong mga naituro sa ating mga katambayers ngayon. At sana makasama pa po namin kayo sa mga susunod pang pagkakataon na ikayatin tayo para magsama-sama at gabayan ng ating mga katambayers. Maraming salamat po! Ayan! So ating mga katambayers, alam natin marami tayong mga tanong, marami tayong mga hindi pa na-address na mga comments at questions dyan sa ating Facebook chat or sa Facebook comments pala sa ating Facebook Live at sa ating Zoom room. Ina-announce po ng DepEd DRRMS na magpo-post po sila ng announcement sa may DepEd Philippines Facebook page at doon maaari po tayong mag-engage. Maaari po nating i-comment ulit yung ating mga tanong at sisikapin po naming mas masagot ito ng mas maayos sa inyo. Okay? So magko-comment din po kami dun sa post na gagawin ng DepEd Philippines Facebook page. Kaya huwag niyo po kalimutang i-like at i-share ang Facebook page ng DepEd Philippines. Kasama po natin ngayon ang ating mga katambayers from Luzon, Visayas at Mindanao para sa episode 9 ng OKKK Tambayan. Ang ating art-based activity ay music at lyrics. At yun nga, ang ganda ng pina-homework, no? Yung pinadagdag nila Ate Teresa at ni Ate Erica. Sabi nila, i-incorporate natin lahat ng mga past learnings natin from episode 1 to episode 8. Pero syempre, ang gateway natin dyan ay magawa muna yung homework ng episode 9. Maraming salamat po sa ating mga kuya at ate na nakasama natin ngayon. At bilang paalala, meron po tayong DepEd helplines and hotlines. Ayan, para sa mga dapat nating malaman tungkol sa pagpapatuloy ng pag-aaral ngayon sa panahon ng pandemya. Makikita natin ang iba't ibang mga hotlines na yan or helplines dyan sa mga numbers na yan. At makikita natin na region-specific ang mga ito. Okay? Sana po yung... Ayan. At maaari din po ma-access ang helpline information at iba pang materials ng OKKK Tambayan dito. deped.in/tambayanmaterials. Ilang mga pabaon para sa episode 9? Unang-una po sa lahat, may taglay tayong karapatan na maging ligtas sa mga kapahamakan, mabigyan ng pagkakataon na makabangon sa mga hamon sa buhay at mapabuti ang ating kalagayan. Again, karapatan po natin iyan, ha? Huwag kakalimutan. Pangalawa, may tatlong paraan ng pagbangon. Ang pinakamahalagang paraan ay yung naisusulong at napapagtagumpayan ang buhay sa pamamagitan ng pagbabago sa kaisipan o kamulatan bilang pagtugon sa problema, banta o hamon. Ang pagbangon ay may tatlong yugto. Dapat may pag-unawa sa ating karanasan at kalagayan. Mahalaga din ang pamamahala sa mga bagong pamamaraan, pagsisimula at pagsasanay ng mga bagong pag-uugali at pagsubok ng mga bagong diskarte. Higit sa lahat, importante ang pagsibol na tinutukoy kung ano ang mahalaga sa buhay, pagkilala sa mga benepisyo mula sa pagharap sa mga mahihirap na sitwasyon, at pagbibigay halaga sa positibong aspeto ng buhay. Pang-apat, ang pagbangon mula sa mga pagsubok at ang kakayahan upang muling magpatuloy ay nagpapakita ng ating pagiging matatag sa buhay. Pang-lima,
batid ng isang matatag na individual na ang mga pagsubok at balakid ay bahagi ng ating buhay. Sa halip na ito ay katakutan, ito ay kanyang tinitingnan bilang mga oportunidad para kuhanan ng mga magagandang aral sa buhay. At panghuli, ang isang matatag na individual ay may kalakasan sa pagharap ng mga pagsubok, katalinuhan sa paggawa ng mga mabuting desisyon, may kababaang loob upang humingi ng tulong, at may kapanatagan sa gitnaman ng pagsubok at inos. Ayan, so wag po natin kakalimutan mula yung umalsang conversation dun sa question and answer portion. Mahalaga po ang collective. Mahalaga po yung shared experience. Mahalaga po ang pagtutulungan natin sa ating kapwa, sa ating lipunan. Ipabalikan po natin yung lagi nating formula, sarili, kapwa, at lipunan. Episode 9 po tayo ng OKKK Tambayan. At ang ating takdang aralin, gumawa ng kanta gamit ang ating word bank. Pagkatapos ay gawin itong TikTok video. Sa gagawing kanta, maaari ring ipabatid ang mensahe sa iyong sarili kung paano maging matatag at patuloy na bumangon sa mga hamon ng buhay. At meron pong extra challenge sila Ate Erica at si Ate Teresa. Pumili ng kulay bilang theme ng inyong video. Ayan. So itong kulay na ito, maaaring ito yung nakikita nyo o maaaring ito rin yung maaari nating ipakita dun sa ating video. At ang hashtag natin, OKKK Tambayan Music Lyrics. Huwag po natin kakalimutan, i-post sa ating mga social networking sites or sa ating Facebook page, sa ating TikTok page, or pwede rin po natin i-post directly sa Facebook page ng DepEd Philippines. Ayan. Maaaring i-post, ayan, nasabi na po ni Kuya Sig. Meron din po tayong mga evaluation forms, no? At bilang pasasalamat, tinatawagan natin ang ating ka-Bricks katambayer, Director Ronilda Arco. Director Ronnie, hello! Hello, Sig. Maraming salamat, mga katambayers. I hope you enjoyed yung ating session ngayon. Salamat kay Ate Erica and Ate Tere. Ba, yung kahalagahan ng self-expression. Sinasabi nga, may iba-ibang pamamaraan. Hanapin natin ang ating pamamaraan. Pero mahalaga na kailangan din at some point yung may labas talaga natin, mai-share. Kasi yung sharing is also important. Mahalaga na makahanap tayo ng kapwa natin kahit na hindi kaibigan, no? Kahit na siguro mas nakakatanda, no? Kasi ang pagkakaibigan naman hindi kailangan na of same age, no? Sa may mga mas matatanda tayong pwedeng maging kaibigan dahil pwede silang gabay sa ating buhay. Marami yon. Put an effort in finding your light, yung mga friends, no? Kindred spirits, ikaw nga, di ba? So, sana sa paglalakbay nyo sa buhay, no? Umpisahan nyo ng tignan yung inyong mga kindred spirits, yung mga gabay sa inyong buhay. Yung ikalawa, yung bangon. Gusto ko yung ano ni Brian, no? Yung last ano niya ng bangon, no? Kasi yung bangon na thriving, hindi ka lang nagsusurvive. Hindi ka lang nagre-recover, but you thrive, no, in the situation. Lumalabas yung iyong galing. Lumalabas yung giftedness mo. Yung kung ano talaga ang itinalaga sa iyo, no, ng may kapal o kung ano man ang tawag mo sa kanya, sa nakakataas, no? Yung thriving kasi yun eh, nailabas mo na, nailalabas mo yung kagalingan na siyang biyaya sa iyo. Okay? Kaya hindi ka lang, yung paglabas nun ay may epekto sa kapwa. Ibig sabihin, nakaka-contribute ka sa paligid, no? Sa pamilya, sa lipunan, pag ikaw ay nagtatrive. Pero yung salitang bangon kasi, no? Presupposes dapa. Di ba? Kasi bakit ka bumabangon? Di ba? Bumabangon ka lang naman kasi may pagkadapa. At ito yung isang natural sa buhay. Marami sa atin, gusto kasi straight yung buhay. Lahat dapat masaya o dapat walang nangyayari. Kaya gugulat tayo pag may nangyayari. Diba? Kasi hindi tayo handa. Kasi yung psyche natin, gusto niya normal na lahat pare-pareho, no? O laging masaya.
But yun nga, no, ang pagbangon presupposes pagkatapa. At ito ay kasing normal kung hindi man ito kasing dalas ng pagbangon sa umaga, paggising at bumabangon sa umaga, pero ito ay normal na bahagi ng buhay. Because only in pagkadapa, no, doon lang tayo actually nagro-grow. Doon lang tayo yumayabong. Doon lang lumalabas ang ating kinang na siyang biyaya sa atin. Kaya ito ay natural at normal. Kaya alam ko, marami siyang emotions na naidudulot. So ang maganda, ang sabi nga ni Ate Franz, no, is acceptance. Yung tanggapin na bahagi ito ng buhay at ikaw, likas na may lakas ka. Likas na sa loob mo iyon. Kailangan lang ay maniwala ka sa iyong sarili. Maniwala ka na ikaw ay mahalaga. Kaya kailangan mong bumangon dahil mahalaga ka, ka-Berks, ha? Mahalaga ka, katambayers. Okay? At ang isang bagay na makakatulong sa pagbangon pag tayo ay nadadapa ay, bakit ba tayo araw-araw bumabangon? Yun ang tanong. Diba? Ano ang dahilan mo sa buhay? Bakit ka bumabangon araw-araw sa bed? Diba? Kung matatagpuan mo ang araw-araw na rason, bakit ka bumabangon? No? Hindi lang humihinga, pero may rason ang iyong pagbangon, ang iyong buhay. Pag nadadapa ka, kakapit ka. Kasi alam mo, may rason. Meron kang contribution. Okay? So kailangan matagpuan din iyon habang tayo ay naglalakbay. And again, the last thing is, syempre, lahat tayo, sabi nga nila, pare-pareho tayong may dinaraanan. Iba-iba lang. Minsan nga pare-pareho, no? Nung mga dinaraanan natin at certain ages. Yun. Kaya alam mo na may katabi ka na gusto rin bumangon, na nagsusumikap bumangon, at may rason para bumangon. Kaya pwede ikaw din ay maging gabay niya. Pwede ikaw din ay kasama niya sa kanyang pagbangon. At marami ding tao na pwedeng tumulong sa'yo, gustong tumulong sa'yo. Okay? So, expand our reach, no? Huwag tayong magkulong sa ating sarili pag tayo ay nadadapa. Because there are people who want to reach out. Okay? Tulad mo rin na gusto mong tumulong pag may iba namang nadadapa. So, that's solidarity, that's empathy, that's compassion, which you also have, I'm pretty sure. No? So, ka-Berks, katambayers, okay, ikaw ay mahalaga, kaya ikaw ay bumangon at ikaw ay may rason para bumangon at hanapin mo yon. At ikaw ay may kasama sa iyong pagbangon. Okay? So, maraming salamat. Sana marami kayong aral na napulot at may apply sa araw-araw na nabuhay. So, maraming salamat sa ating mga ka-OKKK tambayers. Thank you po, Direk Ronnie. Virtual palakpakan po sa ating mga nakasama para sa episode 9 ng OKKK Tambayan. Samahan niyo po kami every Thursday para sa mga susunod pang episodes ng OKKK Tambayan. Naging maganda yung usapan natin ngayon at yung art-based activity natin na i-introduce din tayo dun sa konsepto ng pagtanggap sa sarili, pag-express ng ating mga nararamdaman in a very creative way. At syempre, extra challenge para sa ating lahat ang gawin itong artistic at iugnay ito sa ating mga karanasan sa buhay. Maraming salamat din po sa ating mga kasama, sila Ate Amy at si Ate Casey na patuloy na tumutulay ng ating mga pinagkukwentuhan sa deaf community. Maraming salamat po. At mga huling paalala para sa episode 9 ng OKKK Tambayan, meron tayong Talaarawan Challenge hatid sa atin ng UNICEF at makikita natin sa video na ito kung anong dapat nating gawin upang makasali. Video play, please!
sa UNICEF, bit.ly/talaarawan. Diyan po ang paraan para makasali. Ilang paalala tungkol sa pandemya na ating nararanasan ngayon. Meron pong mga sintomas sa lagnat, ubo, hirap sa paghinga, sipon, paghingal. Alalahanin po natin ang mga ito at alagaan po natin ang ating mga sarili sa tamang paghugas ng mga kamay. Nandiyan din po yung paalala paano magsuot ng tama ng mask. Siyempre, paano din po ito i-dispose after. Adventure time, mula pagising sa umaga, para saan ka bumabangon? Sabi nga ni Direk Ronnie kanina, hanggang sa ating pagtulog. Magandang alam natin, kaakibat natin ang ating pamahalaan sa pag-aalaga ng ating mga karapatan. At makikita po ang mga information materials ng OKKK Tambayan dito sa link na ito, deped.in/tambayanmaterials. Sagutan po natin ang evaluation form na makikita naman sa link na ito, ang deped.in/OKKK Tambayan Eval. Makakatulong po ito para sa pagpapahusay pa ng ating mga susunod na episodes. Kalahati na ng July at patapos na po tayo, pero samahan niyo po kami palagi. Thursday, 4 o'clock p.m. hanggang August 20 na lang po tayo. Pero sana kupapit po tayo. Samahan niyo po kami para mas marami pa po tayong mapagkwentuhan, mas marami po tayong ma-share, maibahagi sa isa't isa at patuloy po tayong lumago at umusbong bilang mga tao at kabataan. I-like po natin ang Facebook page ng Department of Education Philippines. Maraming salamat po sa ating external partners, Save the Children, Cultural Center of the Philippines, and the Psychological Association of the Philippines. Maraming salamat din po sa ating production team na busy-busy para tayo yung mabigyan ng mga episodes ng OKKK Tambayan, ng ating mga facilitators para sa araw na ito, ang tech team, ang ating FSL interpreter, ang ating production team, ang ating mga partners. Salamat po kila Miss Ken, Miss Roach, kila Sir Manuelito sa patuloy na paggabay sa atin dito sa ating Facebook Live. At bilang pagtatapos, ito po ang isang handog sa atin ng DepEd Commons. Video, pasok! Second approach is now very popular, Mr. President. This is the online learning platform, and we in DepEd, we have what we describe as DepEd Commons. Right now, we already have over 7 million subscribers, wherein lessons, homework, quizzes, tips to learners and to teachers are all in the DepEd Commons and are accessible even to the parents. So we have instances, Mr. President, of parents who are abroad and who are monitoring what is happening to their children. They also go to the DepEd Commons and check on how their children are.
the Debit Commons is an online platform now that we have launched during the ECQ. At the moment, it is a repository of all open educational resources coming from teachers of Debit. It is a work in progress, and we intend to collate all available material so that we can enrich the platform and we can make available these materials to all learners and to all teachers. Maraming salamat po sa lahat ng ating ka-Berks, katambayers na sinamahan tayo mula episode 1 pa lang hanggang ngayong episode 9. Samahan niyo po kami ulit next Thursday, 4 o'clock to 5:30 p.m. ng hapon dito sa nag-iisang OKKK Tambayan. At bilang panghuling mensahe sa ating lahat, bayan, bangon. Maraming salamat po. Kita-kits next Thursday! Sasamahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Dahil kung nakakapagsalita lamang ang paliparan, ikukwento niya kung ilang beses akong lumingon pabalik sa iyo nung araw na ako'y lumisan. Papalubog ang araw noon at dahan-dahan lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ayaw sana kitang iwan. Gusto kitang samahan sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa'yo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan, sa mga tagumpay at kabiguan. Sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap, hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Hello, Ma? Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, Ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nandyan ka ulit sa paborito mong lugar, ha? O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa Debit Commons. Math tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita. Kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. May mga araw na hindi natin ginusto. Kulang ang mga salita para ilarawan ang sakripisyo. Kung minsan, tinatalo ng pagod ang ligaya. Umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 2019. Madalas ay niyayakap tayo. Ngunit sa mga araw na iyon, pinili nating hindi sumuko. Patuloy tayong humahanap ng solusyon. Hindi tayo tumigil sa paghahatid ng edukasyon. Mahirap at marami mang balakid. Hindi man perpekto, hindi man sapat sa ngayon. Magtulungan tayo upang sa bawat araw, unti-unti mapawi ang pangamba.
maibalik ang saya at magbigay ginhawa. With ang bawat sakripisyo ay masuklian ng tamang halaga, igayang walang katumbas sa piling niya. May mga araw na hindi natin ginusto, pero gagawa natin ng paraan ito. Sa mga panahong ito, ngayon ang malapit ng July, dapat ang mga bata nasa classroom na eh. Nag-aaral, masaya, inihahatid ng mga magulang, but all these things at this point in time, wala. Na kung saan sumalakay sa atin ang COVID-19 disease. Paano enrollment? Paano pag-aaral? Sinong tutulong sa amin? These are worries very normal to parents like us. Papaano ng mga batang to? Gusto po naming i-remind ang mga ating mahal na magulang na sila po ay magtiwala sa Department of Education. At huwag po tayong magpatalo na because of this pandemic, ihinto po ang pag-aaral ng ating mga anak. Ginagawa po namin yung lahat ng aming makakaya para na sa ganun ay tuloy-tuloy po ang enrollment po ng mga estudyante po. Gumagamit po kami ng mga learner enrollment and survey form o yung tinatawag natin LESF. Para na sa ganun, makapag-fill up na po yung mga magulang na wala pong access pagdating po sa internet. Para doon sa coordination namin sa mga stakeholders, particularly doon po sa pagbibigay ng mga learners enrollment and survey form, pumupunta po kami by barangay. Yung boxes na dinala sa mga barangay po, na yung mga hindi nakapag-enroll ngayon ng online, doon ngayon idinedrop yung mga enrollment form ng mga bata. At ang gagawin ng barangay, dadalhin ngayon sa school at sa mga schools ang magkukulit. Masasabi namin na kami ay may kahandaan sa mga iba-ibang modality na gagamitin natin dahil hindi nga pwede ang face-to-face instruction. Doon sa online ay nahihirapan po sila, so meron naman tayong tinatawag na modular. Kami po sa DepEd ay hindi tumitigil kung paano namin may pagpatuloy ang edukasyon ng inyong mga anak. Kaya po, magtiwala lamang po tayo sa DepEd. Thank you sa DepEd kasi kahit nasa pandemic tayo. Marami naman po paraan na magpagpatuloy ang ating kaaral sa ating mga kabataan. Ang ating kalusugan, ang ating safety, ang binabalanse natin. Kami ay nananawagan. Alam namin na ang prosesong ito walang sapilitan. Ang prosesong ito ng enrollment ay ang final decision ay nasa parents, nasa guardians, at saka sa mga bata mismo. By the way, marami din kaming requests ng mga bata mismo na nagpapadala ng mensahe sa Secretary of Education na nagsasabing, gusto ko nang mag-aral, gusto ko nang bumalik sa school, gusto ko nang ipagpatuloy ang aking learnings. Mga bata mismo ang nagsasabi. Sa mga lugar na kung halimbawa sobrang dami na sila at saka umaapaw na sa mga kota ang mga batang na i-enroll, maraming parents na nakikiusap, pwede bang i-accommodate yung aming anak? Pwede bang i-accommodate yung aming apo? Kaya kami ay nakikinig sa mga pananawagan ito ng mga parents. At kami din sa DepEd, nanawagan din sa mga parents. Kayo ang magdedesisyon, sa inyo ang desisyon, na sa inyong kamay ang kinabukasan ng inyong learners. Maraming salamat.